Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., first of all, gusto kong batiin kayo ng magandang tanghali, Popoy at Bea. At syempre, ganun na rin sa lahat ng kagaya kong fan na fan ng programa ninyo. Ako nga pala si Ai Kang, isang masayahing babae na ipinanganak at lumaki sa maingay na lugar dito sa Maynila. Namulat ako sa simpleng buhay kaya madali akong napapasaya ng maliit na bagay lang. Hindi ako nakapag-aral sa college dahil wala kaming pera. Ang ginawa ko, namasukan akong tindera sa isang pwesto sa malaking palengke dito sa amin. At ngayon, meron na kaming sariling pwesto ng kaibigan kong si Mary. Popoy at Bea, kung love life lang ang pag-uusapan, masasabi kong hindi naman ako masyadong olats pagdating dyan. High school pa lang ako noong unang beses kong naranasan magkaroon ng boyfriend. Pero syempre, hindi pa ganun kaseryoso yun. Kumbaga, puppy love lang. All in all, nagkaroon ako ng 4 na boyfriend. At ngayong 23 years old na ako, gusto ko na sanang maranasan ang magkaroon ng seryosong relationship. Itong aayusin ko. Nasaan na ba kasi si Meryl? Ang tagal naman yatang bumalik noon. I'm back! Ano na, babaita? Kanina pa kita hinihintay? Ang dami pa nating aayusin paninda, oh. Sorry naman, eh yung supplier kasi sabi alas 8 nandun na. Alas 9 naman dumating. Napaka-unprofessional talaga, nakakainis! O siya, sige na. Isama mo na dito yung mga items na nakuha mo sa kanya, ha? Pepresyohan pa natin yan. O sige, sige. Good morning, ladies! Oh, Papeng, ano kailangan mo? Grabe, napadaan lang may kailangan na agad. Di ba pwedeng nagpahinga lang saglit? Eh, ba't ba kasi dito ka nagpapahinga? Eh, sa dito ako inabutan ng pagod eh, bakit ba? Parang ang dami mong bit-bit ah. Ano yan, mga grocery? Ah, oo. Para to dun sa bagong amo ni Mama. Isinama lang ako para mamili. Uy, baka naman pwedeng meron tayong harbat dyan. Kahit keso lang o kaya chicherya. Sira, hindi pwede. Bilang na bilang to. Gusto mong mawala ng trabaho, Ermats ko? Isa lang naman eh. Di nga pwede. At saka kasama ko yung anak ng amo ko. Paparating na yon. Baka mamaya maabutan pa tayo eh. Asan? Wala naman eh. Nagpapalusot ka lang. Andyan lang yun. Kasunuran ko lang kanina maglakad eh. Grabe nakakapagod. O eto na pala siya. Ano tol, kaya pa? Oo, kaya pa. Pero pahinga muna tayo saglit. Sige. Ah, nga pala, si Ai Kang tsaka si Mary. Si Rupert, anak ng amo ko. Hi, Ai Kang and Mary. God, ang gwapo niya. Uy, hi daw. Hi, Rupert. Hello. Hello, si Ai Kang o natulala na. Uy, Ai Kang, okay ka lang? Okay lang ako. hi, Rupert. Gulat kayo, ano? Gwapings ng amo ko, di ba? Parang ako lang. kailangan nyo ng kasambahay? Pwede ako kahit libre. Char! Loy, mag-unas dili ka nga, itong babaeng to. Joke lang. Paniwalain ka masyado. Nakakatuwa naman kayo. Ano pala ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuhat ng pinamili? Di ba dapat si Papeng na gumagawa niyan? Ano kasi,
Pinasama ako ni Mami dito para matuturo ako sa mga gawain. Lalo na yung mga pasikot-sikot dito sa palengke. Kukuha kasi kami ng pwesto dito eh. Oh, talaga? Nice! Mas mapapalapit ka sa akin. Aha? Char lang. Ang ibig kong sabihin, matutulungan ka namin. Kasi kabisadong-kabisado namin tong palengke. Oo nga, pangalawang bahay na kaya namin to. Talaga? Dapat pala sa inyo ako magdidikit eh. Ay oo! Madali ka matututo sa amin. At saka ipapakilala ka namin sa mga taga rito para alam mo na rin kung kanino ka lalapit pag may kailangan ka. Sus, huwag kang maniniwala sa mga yan. Ipapahamak ka lang nila. Lalo na yan si Aikang. Naku, marami nang nakaaway dito yan. Alam mo ikaw, napaka-epal mo. Umalis ka na nga rito. Ah, talaga lang ha? O eh, paano ba yan, Rupert? Nakita mo na ugali, di ba? Napakasalbahe. Tara na, alis na tayo dito. Hoy, hindi, joke lang. Ito naman, nagbibiru lang ako eh. Hindi. Sabi mo, umalis na ako, di ba? Aalis na talaga kami. Adios. Tara na, Rups. Malamang hinihintay na tayo ng mama mo. Wait. Paano? Mauna na kami, ha? Next time na lang. Bye. Teka, sandali. Hay, ano ba naman yan? Hindi ko man lang nahingi yung Facebook ni Pogi. Oo nga, eh. Ikaw kasi sungit-sungit mo. Nagtampo tuloy si Papeng. Eh, napaka-epal kasi. Nakuha naman natin yung pangalan eh. Search mo na lang. Malay mo makita natin profile niya. Ay, sige, sige. Wait, nasaan na ba yung phone ko? Rupert. Anong apelido niya? Hulaan ko na lang. Gaga, wag mo na ilagay yung apelido mo. May lalabas dyan for sure. Sige, sige. Aha, Rupert. Rupert Santos. Rupert. Parang iba namang Rupert tong lumalabas sa search result eh. Oo nga, mga mukhang butiki. Alam ko na, subukan mo i-search dun sa friend list ni Papeng. Tsak, nandun yun. Ay, oo nga. Sige, sige. Teka lang. Hindi ko pala friend si Papeng. Ikaw, friend mo ba, ha? Hindi eh, pero nung nakaraan nakita ko nakatag siya sa post ng pinsan ko. Kaya alam ko yung Facebook niya, wait, sisend ko sa'yo. Yun! Tapos i-add mo muna si Papeng, and then tsaka mo hanapin si Rupert sa friends list niya. Wait ah. Teka lang. Oh, ayan. Nasend ko na. Sige, sige. Che-check ko. Aha, teka. Nasaan na yun, nasaan? Ay, wow! Ang pogi sa Facebook, ha? Mukha namang tuod sa personal. Ay, grabe siya. Medyo pogi din naman ang slide si Papeng. Kulay sunog nga lang. Anyway, o eto na. Add friend! Ayan! Naku, sana i-accept niya. Mukha tayong mga tanga. Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. Once in a blue moon lang yung may mapadpad na pogi dito sa lugar natin. I know, pero ang dami pa nating aayusin na panindaw. Kaya kumilos ka na dyan. Ay, oo nga pala, no? Ano ba naman yan? Ba naman kasi tayo pinanganak na mahirap? Naku, Lord! Sana talaga mapansin ako ni Rupert. Gwapo na mayaman pa. Baka siya na ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Popoy at Bea, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Unang kita ko pa lang kay Papa Rupert, eh talagang sobrang nahumaling na ako sa kagwapuhan niya. Sanay kasi ako nakakakita ng mga kagaya kong isang kahig, isang tuka, kaya yung mga boylet dito sa amin, eh kapareho ko rin na medyo sunog ang balat, na dala na rin na maghapong pagbabalat ng buto. Pero si Rupert, sobrang ganda ng kutis niya. Halatang hindi siya sanay sa mabibigat na trabaho. Pwedeng-pwede nga siyang mag-artista kung tutuusin eh. Pero pinili ng pamilya niya na mamuhay ng simple dito rin sa lugar namin. Popoy at Bea, isa pa sa lalong nagpagwapo kay Rupert ay yung pagiging misteryoso niya. Hindi siya mahilig magsalita o magkwento ng kahit anong tungkol sa kanya. Kaya lalo tuloy akong naku-curious sa kanya. After ko siyang makita for the first time, eh agad-agad kong hinanap ang social media niya pero wala akong nakita. Simula noon ay hindi na siya maalis sa isip ko. Araw-araw, nagdadasal ako na sana mapadaan ulit siya dito sa pwesto namin sa palengke. Sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Mga suke, bili na kayo!
Ito, murang-mura lang. Te, anong hanap mo, te? Shorts? Ha? Sleeveless? Pili lang, te. Ay, umalis. Ano ba naman yun? Huwag mo kasing tinatakot. Sira, tinatakot ka dyan. Ang gundo-gundo ko kaya. Tumal ng benta ngayon. Kaya nga eh. Kung kailan malapit na naman yung pagbabayad ng renta. Nga pala, Bes. Nahanap mo na ba yung Facebook ng Rupert? Hindi pa nga eh. Ay, hayaan mo na. Magkikita pa naman kami nun for sure. Saka ako na lang hihingin sa kanya yung Facebook niya. Paano ka nakakasiguro eh, anak mayaman yun? Malamang taong bahay yun. Sira, nakalimutan mo na. Di ba nga kukuha nga daw sila ng pwesto dito sa palengke? Kaya panigurado magkikita ulit kami. Ah, oo nga pala. Ay, naku, ano ba naman yan? Ba't naman pa bigla-bigla yung ulan? Bes, yung mga paninda natin dun sa labas baka mabasa. Eto na, kukunin ko na. Ba naman yan? Mahina na nga yung benta, uulan pa. Pag minamalas ka nga naman talaga, oh. Ay. Aikang! Hi, Aikang. Pag sineswerte ka nga naman talaga, oh. Makikisilang muna kami, ha. Inabutan kami ng ulan, eh. Sure, walang problema. Kahit dito ka pa matulog. Ay, bad trip. Kung kailan nasa kalagitnaan ng gawain, saka pa umulan. Oh, nandito na naman kayo? Sa kasamaang palad, oo. Ay. Rups, dito ka muna. Kuha lang ako payong o kaya kapote. Balikan kita. Oo, sige, sige. At parang problemado yung isang mo. Kanina pa kasi kami pumupunta kung saan-saan eh. Kaya napagod na siguro. Ah, kaya pala. Mary, di ba may pupuntahan ka pa? Sige na, puntahan mo na kung ano man yun. Ako na munang bahala dito sa pwesto. Ha? Pupuntahan? Kita mo umuulan eh, papaalisin mo ko. Makisaw mo ka na ng bakla. Ito na yung chance na hinihintay ko. Oo nga pala. Bibili nga pala ako ng sanitary pad. Sige, maiwan ko muna kayo dyan ha. Babu! Buti na lang malapit na kami dito sa pwesto nyo nung inabutan kami ng ulan. Oo nga eh. Dinala ka sa akin ni Lord. Ha? I mean, ginabayan kayo ni Lord para hindi kayo mabasa ng ulan at magkasakit. Aikang? Yes? Tama, di ba? Ikaw si Aikang? Sorry, nalilito kasi ako sa inyong dalawa eh. Oo, ako si Aikang. Si Mary yung umalis. Nice. Buti na lang tama ako. Isan may lugawan dito? Gusto kong kumain ng lugaw eh. Ay naku, buti na lang na itanong mo. May masarap na lugawan dun sa looban. The best yun. Pwede mong ituro sa akin yung papunta dun? Hindi na. Sasamahan na lang kita. Sasamahan mo ako? Oo. Eh, paano tong pwesto nyo? Hayaan mo na lang siya dyan. Pabalik na naman si Mary eh. Saglit lang yun. Sure ka? Oo. Tara na. Sakto, gutom na rin ako eh. Sige, tara. Best nga talagang lugaw dito. O, diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Salamat ha. Kasi sinamahan mo ako dito. Kung hindi na ako, malamang alipasan na ako ng gutom ngayon. Wala yun. Lakas ka sa akin eh. Ay, wait. Ito. Bakit? Wait lang ha. Ha? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ayun. Selfie tayo. Popost ko sa FB. May FB ka, di ba? Aikang, ano kasi... Dali na, smile! Oh, 1, 2... Uy, mag-smile ka naman! Aikang, ayoko. Aha? Bakit naman? Ayaw mo ba sa akin? Kasi mayaman ka tapos tindera lang ako, ganun? Hindi naman, kaya lang... Baka kasi makita ng girlfriend ko eh, baka mag-selos yun. Girlfriend? May girlfriend ka pala? Oo eh. Sorry, hindi ko alam. Hindi ka rin naman kasi nagtanong. Ano ba naman yan? I-add pa naman sana kita sa FB eh. Eh kaso wag na lang, baka magselos pala. Pwede naman, wala namang problema. Weh, hindi nga.
Oh, basta wala munang selfie ah. Okay. Anong username mo? Akin na ako magta-type. Yan, okay na. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Wait, accept kita. No. Done. Yun! Facebook friends na tayo sa wakas. Well, pwede rin namang friends in real life, di ba? Basta walang magagalit. Wala yan. Friends lang naman eh. No, kain na tayo. Oo nga. Para makabalik na tayo dun sa pwesto, baka magalit na si Mary dun eh. Iniwan ko mag-isa. O diba, ang aga-agang na heartbroken ng lola niyo, Popoy at Bea. Nag-uumpisa pa lang akong dumamoves eh meron na agad dumurog ng puso ko. Okay, fine. Kasalanan ko rin naman. Homopia kaagad ako kay Papa Rupert eh as if naman mapapansin ako noon. Eh malamang kahit single yon eh hindi ako paglalaanan ng oras noon dahil magkaibang magkaiba kaming dalawa. Hindi ako nababagay sa kanya. Ang dapat sa kanya, yung kagaya niyang may kaya sa buhay at may malaking family business. Anyway, speaking of business, pagkatapos ng ilang buwan, eh, nakakuha rin ang pwesto sa palengke ang family ni Rupert. As in yung sarili nilang pwesto, Popoy at Bea ha. Yung sa amin kasi inuupahan lang namin, kaya kapag matumal ang benta, lugi pa kami sa bayad sa renta. So yun na nga, naging madalas na sa palengke si Rupert dahil siya yung nakatoka sa pagmamanage ng business nila. Nasanay siya sa mga tao at gawain sa palengke at naging close kami sa isa't isa. Close as in magtropa. Walang ibang meaning. At hindi na rin naman ako umasa na magkakaroon pa ng ibang kahulugan yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Sapat nang nakakausap ko siya sa halos araw-araw at nalalapitan niya ako sa tuwing kailangan niya ng tulong ko. Ano kaya pwede kong unahin? Yung mga pambata kaya? O yung mga pang-mommy na lang? Ano sa tingin mo, Bes? Kahit alin dyan. Sige, yung pambata na lang. Nga pala, mamaya may bagong stocks na darating. Ikaw na lang muna mag-receive, ha? Go lang. Bes, okay ka lang? Ha? Tinatanong ko kung okay ka lang. Oo naman. Bakit? Eh, kasi parang kanina kapalutang eh. Masakit ba tiyan mo? Nadya-jebs ka ba? Ano? Baliw. Ay, wala to. May iniisip lang ako. Ano yun? Ay, eh kasi pansin ko, parang ilang araw nang hindi dumadaan dito si Rupert eh. Ah, sabagay. Oo nga, ako rin eh. Napansin ko rin yun. Bakit kaya? Eh kung alamin mo kaya. Paano? Puntahan mo. Gaga, desperate moves. Hindi, sisimplihan mo lang. Kunwari, napadaan ka dun sa pwesto nila, ganun. Oo nga, no? Magandang ideya nga yan. Sige, punta ako ngayon. Lo, ngayon agad? Saglit lang naman eh. Sisimplihan ko lang, diba? Okay. Good luck. Busy ka. Uy, ikaw pala. Oo, daming gawain eh. Pansin ko nga. Oh, tinatayo-tayo mo dyan. Malis ka na. Ito naman, napakasungit. Bawal bang tumayo rito? May kailangan ka, no? Wala naman. Si Rupert,
nandyan? Wala, kaya nga hirap na hirap ako eh. Ako sumalo nung mga gawain niya. Nasaan siya? Nasa ospital. Ha? Confine eh. Dengue daw. Hala, seryoso? Mukha bang gagawin kong biro yung dengue? Kailan pa? Mag-iisang linggo na. Kumusta naman siya? Okay na siya? Okay naman na, kaso kailangan salinan ng dugo. Ha? Huh? Problema, walang mahanap na donor eh. Bakit naman? Nasa probinsya kasi lahat ng kamag-anak nila eh. Hindi rin pwede mag-donate yung nanay niya kasi may medical condition yata, parang ganun. Hala, kawawa naman. Kaya naghahanap pa ng donor. Pwede ako! Sira, bawal mag-donate ang may sayad, baka mahawa pa sa'yo yung tao eh. Nakakainis naman to eh. Seryoso na nga, pwede ako mag-donate. Magdo-donate ka? Oo. Ba't mo naman gagawin yun? Diba nga, sa mga ganyan, hindi naman kailangan ng same na blood type. Basta may magdo-donate, okay na, diba? Kasi may blood bank naman eh. Oo nga, pero bakit mo nga gagawin yun eh? Hindi mo naman siya kaano-ano. Wala. Gusto ko lang makatulong, masama ba? Sige, sasabihin ko sa mami niya. Pero, sure ka na ba dyan, ha? Oo naman. Okay. Sasabihin ko kay Miss Rona para maipa-schedule ka ng mga lab tests. Iha, maraming salamat sa pagdo-donate mo ng dugo para sa anak ko, ha? Walang anuman po yun. Buti na nga lang po, qualified pa rin ako maging blood donor eh. Tatanawin namin, malaking utang na loob ang ginawa mo. Tita? Excuse me po, pinapatawag po kayo ng doctor. May ipapaliwanag daw po. Sige, iha. Nga pala. Ito nga pala si Aikang. Siya yung nag-donate ng dugo. Aikang, si Gwen nga pala. Girlfriend ng anak ko. Hi. Hi, girlfriend! Hi, Gwen! Maiwan ko muna kayo, ha? Sige po, tita. Nga pala, thank you sa ginawa mo for Rupert. Sayang, hindi kasi ako qualified na maging blood donor eh. Mababa kasi yung hemoglobin count ko. Buti na lang, may friend pala siyang mabait. You're welcome. As soon as makalabas siya dito sa hospital, invite ka namin na mag-dinner sa bahay nila, ha? Hope you could join. Sure! Sige, go ako dyan. Alright, I'll go ahead muna, ha? May bibilihin pa ako. Pwede mo nang puntahan si Rupert sa room niya if you want. Hindi na. Uuwi na rin kasi ako, eh. Advice ng doktor na magpahinga daw muna saglit. Alright, see you when I see you. Thank you ulit. Ingat sa pag-uwi. Yan na talaga ang classic example ng katangahan. Grabe, katangahan agad. Hindi ba pwedeng gusto ko lang makatulong ganern? Tulong? Tulong na may hidden agenda? Hidden agenda ka dyan. Sus, aminin mo na kasi, ginagawa mo to kasi hoping ka pa rin na kahit papaano, mapansin ka ni Papa Rupert. Kunwari ka pa, alam naman nating pareho na patay ka dun. Hoy, hindi kaya. Bakit ikaw? Kapag nalagay sa alanganin yung happy crush mo, hindi mo ba tutulungan? Ano? Ano nga ulit yung sinabi mo? Happy crush? Oo. Happy crush? Nag-donate ka na ng dugo dun sa tao? Happy crush pa ba yun? Di bongga, di ba? Dumadaloy sa katawan niya ngayon ang aking mga dugo. Siya at ako ay iisa! Hala siya, nangarap ng gising. Hay, ikaw naman kasi. Masyado kang worried sa akin. Safe lang ako, okay? Kering-kering ko to. Siguraduhin mo lang, ha? Kasi baka mamaya hulog na hulog ka na dun sa tao. Pinapaalala ko lang sa'yo, may girlfriend na siya. Ikaw din, baka mamaya maging luhaan ka kung ipupush mo pa yung feelings mo. Don't worry, bakla.
Gwardyadong-gwardyado ko tong puso ko. Sa oras na makaramdam to ng kahit katiting na sakit, ako na mismo ang iiwas. Sa ngayon, hayaan mo na lang akong i-enjoy yung taong nagpapasaya sa akin. Kahit mula sa malayo. Popoy at Bea, eto walang halong etos ha. Nagpresenta akong mag-donate ng dugo kay Rupert hindi lang dahil sa may pagtingin ako sa kanya. Fine, given na yon. Pero ang totoo, kahit naman hindi ko kaano-ano, kung alam kong may maitutulong ako, itutulong pa rin ako. At saka sayang naman kasi kung hindi ka agad gagaling si Rupert, diba? Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin sa araw-araw, hindi ko pa siya makikita. Kaya kahit alam kong hindi naman big deal para sa kanya yung ginawa kong pagtulong, eh okay na rin kasi at least mapapadali ang pag-recover niya at makikita ko na ulit siya araw-araw. Pero change topic muna, Popoy at Bea. Pag-usapan natin yung girlfriend niyang si Gwen na oh my God, natulala ako nung nakita ko siya ng malapitan. Sobrang ganda niya at sobrang bait pa. Hindi na talaga ako nagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Rupert. Sa loob-loob ko, sana pamanahan niya ako ng kahit katiting lang ng ganda niya. Pero siguro, kaya hindi ako binigyan ni Lord ng mala beauty queen na kagandahan ay dahil alam niya ang gagamitin ko yon para mang-akit ng lalaking ng bebetan ko. Mas okay na rin yung ganito, katamtaman lang yung ganda, may sariling market, kumbaga. Magiging masaya na lang ako sa pagtanaw sa taong nagugustuhan ko kahit mula sa malayo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Happy Crush. Popoy at Bea, malaki ang naitulong ng blood donation ko sa tuluyang paggaling ni Rupert. Habang nagpapahinga siya, eh si Papeng muna ang nagbantay sa pwesto nila sa palengke. May ilang linggo rin akong nagtiis nang hindi nakakita ang gwapong mukha ni Rupert. Pero kahit papaano, eh kampante na rin ako sa balitang bumubuti na ang kalagayan niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakarecover at bumalik sa pagtatrabaho. Nangayayat siya at lalo siyang pumutla. Pero hindi pa rin maitatago ang gandang lalaki niya. Sobrang charming pa rin siya, as usual. Ako naman, Popoy at Bea, tuloy lang sa araw-araw na buhay. Kayod dito, kayod doon. Kailangang maghanap buhay para mairaos ang pangangailangan. Wala namang naging side effect sa akin ng pagdodonate ng dugo, maliban na lang sa walang tigil na panunukso sa akin ng kaibigan kong si Mary. Kesyo in love na in love daw ako kay Rupert para gawin ang ganong kalaking pabor para sa kanya. Hindi ko na lang siya pinapansin. Ang mahalaga, nakatulong ako. At isa pa, alam ko namang wala akong pag-asa kay Rupert dahil nga may ibang babae na nagmamay-ari sa puso niya. Sigurado ka kaya mo nang ihatid to sa customer, hindi mo na kailangan ng kasama. Oo, caring-carry ko na to. Samahan na kaya kita. Hay nako, kung sasamahan mo pa ako, sino magbabantay dito sa pwesto? Ano, isasara natin to. Sayang naman yung kita pag nagkataon. Sabagay, gusto mo palit tayo? Ikaw maiwan dito tapos ako na magdi-deliver niyan. Bes, masyado ka naman kabado dyan. BGC lang naman yung pupuntahan ko, hindi naman ibang bansa yun. Malay ko ba kung bigla may makakita sa yung afam dun, tapos damputin ka bigla? Mahilig pa naman sila sa exotic animal. Exotic beauty! Ayaw mo nun? Di magkakaroon ako ng jowang afam. Makakaahon na ako sa kahirapan! Gaga, puro kakalukuhan. O sige na, update mo ko ha. Okay! Grabe, nakakahilip pala talaga dito sa BJC na to. Ang hirap-hirap namang puntahan. Nasaan na ba kasi yung buyer na yun? Matawagan na nga.
ayaw pang sagutin. Hanap na nga lang muna ako ng matatambayan dito. Ay, saan kaya pwede? Alam ko na. Maghahanap na lang ako ng milk tea-han dito. Para kunwari social ako. Hello, Bes. Ano balita? Hay nako, hindi nagre-reply yung imi-meetup ko. Nag-chat na ba sa'yo? Hindi, pero huling sabi niya sa akin, nandiyan lang naman daw siya sa area. Try mo na lang tawagan ulit. Oh my God! Si Gwen ba yun? Ah, ano ka mo? Hindi kita marinig. Si Gwen nga! Sino ka mo? Nandiyan na yung buyer? Nakita mo na? Ah, Bes, wait lang ha. Tatawagan kita ulit. Oh, sige, balitaan mo ako. Oo. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Gwen talaga to. Hi! You're finally here! Yeah, sorry. Nahihirapan ako maganap ng tong location. Bigaw kasi ako ng maps eh. By the way, flowers for you. Thank you! May paghalik sa lips? So, saan tayo? Well, anywhere na hindi tayo mahuhuli ng boyfriend mo. Nasa kabilang side ng Metro Manila yon, kaya malabog mahuli niya tayo. My God! Naluloko ni Gwen si Rupert? May ibang lalaki siya? Okay. Well then, let's look for a good place nearby and then let's head out to my condo right after. Condo? Pupunta sila dun sa condo nung lalaki? I like that. Alright, let's go. At may pagkapit pa talaga dun sa braso nung lalaki. Ay, kailangan talaga malaman ni Rupert to. Hindi ako papayag na niloloko siya nung girlfriend niya na wala siyang kaalam-alam. Pwede ba, Aikang? Tama na nga yung paggawa-gawa mo ng kwento. Pagod ako ngayon. Ayoko nang dagdag stress, okay? Hindi nga kita kasi niloloko. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko si Gwen na may kinatagpong lalaki. Gwapo, mukhang mayaman, pero mukhang manyakis. Tapos, dekotse. Baka friend lang yun. Masyado mo nilalagyan ng mali siya eh. Friend? Meron bang friend na sa lips nagkikis? May pruweba? Nakita ko mismo. Nakita mismo ng dalawang mata ko. May video ka? Kaya kahit picture man lang? Wala. See? Ang daling gumawa ng kwento, Aikang. Paano ako maniniwala sa'yo? Eh, hindi ko na naisip na picturean eh. Kasi nawindang na rin ako. At saka, sa mukha mo nakita? Sa BGC? Oo. Ano naman ang gagawin ng isang kagaya mo sa BGC? Itindera ka lang naman sa palengke. Ay, grabe ka na ha. Masyado mo naman yata akong minamaliit. Sorry ah, pero ang hirap kasing paniwalaan ang sinasabi mo eh. Ano namang mapapala ako sa paggawa ng kwento? Ano yun, trip ko lang? I know what you're doing. Huh? Alam ko may gusto ka sa akin. And maybe ginagawa mo lahat ng to para siraan si Gwen, di ba? Siyempre hindi. Yung pag-donate mo ng dugo nung nagkasakit ako. Ginawa mo yun dahil special ako sa'yo, tama? Kasi Aikang, walang tangang gagawa nun sa taong hindi mo kaano-ano. Hoy, meron kaya sa Philippine Red Cross? O sige nga, sabihin mo nang diretso sa akin na hindi mo ako gusto. Na wala kang special na pagtingin sa akin, sige. Kita mo na? Tama ako. You're doing this kasi gusto mo magkasira kami ni Gwen. Rupert, hindi naman ako maninira ng tao para lang sa crush-crush na yan. Ang akin lang, concerned ako sa'yo. Niloloko ka ng girlfriend mo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Mahal ko si Gwen. And I'm sure na mahal niya rin ako. Kaya please lang, Aikang, please. Don't do anything na alam mo makakasira sa amin. Ang tagal ko inalagaan tong relasyon na to, kaya sana ito na yung huling beses na guguluhin mo kami. Kasi pag nasundan pa to, baka tuloy na ako mawala ng respeto sa'yo. Popoy at Bea, hindi ako nahihiyang magkwento o aminin sa inyo ang totoong nararamdaman ko. Hindi ko pinagkakailang nahulog ang loob ko kay Rupert sa unang beses na pagkikita namin. Kaya walang dahilan para magsinungaling pa ako sa inyo. Wala talaga akong intensyon na siraan si Gwen kay Rupert. Ang gusto ko lang mangyari ay malaman ni Rupert ang totoo para maihanda na niya ang sarili niya sakaling malaman na niya ang totoong pinaggagawa ng girlfriend niya habang wala siya. Pero hindi ko inakalang ako pala ang mas masasaktan sa ginawa ko. Popoy at Bea, hindi ko inakalang ganun pala kababa ang tingin sa akin ni Rupert.
Nagagawa ako ng malaking kasinungalingan para lang sirain ang samahan nila ni Gwen. Sa kagustuhan kong imulat siya sa totoong nangyayari, eh ako pa pala ang sasampalin ng katotohanan na mas paniniwalaan pa ni Rupert ang kasinungalingan ng girlfriend niya kesa sa sinabi ko. Baka daw na misinterpret ko lang kung ano man yung nakita ko. Pwede sige, ganun na lang. Papaniwalaan ko na lang ang sarili ko na ako yung naglagay ng mali siya. Na ako yung mali. Sige, ako na lang yung hindi nagsasabi ng totoo. Hahayaan ko ng ganon ang tingin nila sa akin. Pero kahit kailan ay hinding-hindi na ako mangingialam o maghihimasok pa ulit sa buhay nila. Eh, ikaw naman kasi, sana pinabayaan mo na lang yung bruhang Gwen na yon. Tignan mo, ikaw patuloy nagmukhang masama kay Rupert. Hay, kung alam ko lang na ganun yung mangyayari, edi sana hindi ako nangialam, hinayaan ko na lang sana siyang iput-iputan siya sa ulo ng girlfriend niya. True, total naman, mukhang mas gusto niyang magpakatanga or baka sa sobrang in love niya nabibingin na siya o kaya nagbubulag-bulagan na. Sayang lang yung buyer na kikitain ko sana sa BGC, nabawasan patuloy tayo ng retailer. Ay naku, hayaan mo na yon. Hindi rin naman marunong tumapad sa oras ng usapan. Ay, pero sana talaga matauhan si Rupert, no? Kawawa kasi siya pag nagkataon. Wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman natin kontrolado ang isip ng tao. Ay wait, customer yata. Ano hanap niyo, te? Nothing in particular. Gwen? So... dito ka pala nagtatrabaho? oo. So, paano ka napadpad sa Taguig? Anong ginagawa mo doon? Ha? Sinabi sa akin ni Rupert na nakita mo daw ako doon? Na may kasama daw akong ibang lalaki? nahiya ka pa? Nilagyan mo pa ng daw? Eh sa pagitan nating dalawa, alam naman natin kung ano yung totoo. And you think maniniwala sa'yo si Rupert? Hindi na mahalaga kung maniwala man siya o hindi. Kasi alam naman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Well, sorry ka na lang girl kasi sa ating dalawa, ako ang mas paniniwalaan niya. Because I am the girlfriend. At ikaw, you're just a desperate admirer. Hoy! Sumasobra ka naman na yata. Baka nakakalimutan mo nandito ka sa teritoryo namin. Gusto mong ingundgud kita dito sa mga paninda ko? Subukan nyo. Eh di mas lalong naggalit si Rupert sa inyo. Lalo na dito sa kaibigan mong desperada. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Gusto mong ipamukha sa akin na epic fail yung pagmamalasakit ko kay Rupert? Na ikaw yung mas pinapaniwalaan niya? Oo na! Sige na, panalo ka na. Happy? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka lang dapat lumugar. Napahiya ka na ng isang beses, sana naman sapat na yun para turuan ka ng leksyon. Kontento ka na. Masaya ka nang malaman na pwede mong gawin lahat ng klaseng panloloko mo sa boyfriend mo dahil kahit anong mangyari, maniniwala pa rin siya sa'yo. Eh di go! Magpakasaya ka sa panlalalaki. Buhay mo naman yun eh. Konsensya mo naman yan. Pero sigurado ako... mahuhuli ka rin ni Rupert balang araw. At kapag nangyari yun, ano? Sasaluhin mo siya? Iko-comfort mo siya? Kawawa ka naman, girl. Naghihintay ka lang masira ang relasyon ng iba para maka-first move ka. Galawang desperada talaga. Umalis ka na dito. Mayaman ka lang pero hindi kami takot sa'yo. Aanin mo pera mo kung hanggang dito na lang yung buhay mo. Bibilangan kita. Isa! Ooh! Isang desperada na may kaibigang palingkera. Perfect tandem. Dalawa! No worries. Aalis naman talaga ako. Hindi mo na kailangan magbilang. Gamitin mo na lang yung natitirang brain cells mo sa pagbibilang ng sukli sa mga customer mo. Bye! Yabang nun ah. Kala mo kung sino. Huwag na huwag lang talaga niyang maisipan na bumalik dito, kundi...
huling balik niya na yun. Ay, kainis! Ay, hayaan mo na kung ayaw maniwala sa'yo. Eh, hindi naman ikaw yung masasaktan sa bandang huli kapag nalaman niya yung totoo eh. Ang sakit lang kasi sa part na ako pa yung nagmukhang masama. Eh, kitang-kita naman kung sino yung demonita ang ugali. Di ba, Mary? Oo nga. Naku, kung nakita mo lang kanina itsura ng Gwen na yun, sinasabi ko sa'yo, maniniwala kang may demonyo dito sa lupa. Grabe. Gigil na gigil kayo kay Miss Gwen ah. Talaga? Gusto ko nang hatawin ng hanger kanina eh. Alam mo, grabe pala talaga yung nagagawa ng pag-ibig, no? Totoo pala na nagiging tanga ang mga tao pag nagmamahal. Palibhasa, di ka pa na-in love. Kung magiging ganun lang din naman ako katanga, sana wag na lang. Eh, hindi pa nga ba? Siyempre hindi, no? Sabi ko nga, diba, happy crush lang yun. Eh, kaso ngayon, turn off na ako sa kanya. X na yung happy, no? X na rin yung crush. Wala na, burado na. Yan, kasi hilig-hilig sa pogi. Nakakita lang ng tisoy, lumuwag na garter ng panty. Ay, nako, mga babae talaga, oh. Alam mo, tumahimik ka na nga. Naiirita ako sa kadaldalan mo, eh. Inaya ka namin kasi akala namin matinukang kausap. Dagdag ka lang pala sa sakit ng ulo. Bili ka na lang kaya ng pulutan dun. Akin na pambili. Oh, bilisan mo, ha? Yes, ma'am. Ikaw na bahala dito sa tropa natin, ha? Baka maiyak sa problema yan at maglupasay pa dyan sa sahig. Videohan mo, tas send mo sa akin, ha? Sira ulo! Popoy at Bea, buong akala ko mabait yung Gwen na yun. Parang anghel pa naman ang tingin ko sa kanya nung unang beses na nakita ko siya ng personal. Ang totoo, demonyo pala yung nasa likod ng kagandahan ng mukha niya. Nuknukan siya ng yabang na akala mo kaya niyang bilhin yung pagkatao mo. Pasalamat siya dumating si Mary, kung hindi baka nanghiram na siya ng mukha sa mga paninda naming underwear. Sorry Popoy at Bea ha, kung puro masasama na lang nasabi ko tungkol kay Gwen. Nakakagigil kasi yung ugali niya eh. Sobrang bad trip. To the point na nasira na ang araw ko at maghapon akong nakasimangot habang nagtitinda. Buti na lang to the rescue yung mga kaibigan ko para pagaanin ang loob ko. Hindi man nila ako lubos na maintindihan, kahit papaano napapatawa nila ako at nabawasan ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Napaka-init naman. Ang aga-aga, parang tanghali tapat na sa sobrang init ah. Natanghali ko yata ah. Papeng? Gulat ka no? The tricycle na ako ngayon. Lo, di bagay sa'yo. Mukha kang gulong. Pakasama talaga ng ugali yun ito. Sa'yo nga to? Ano to? Hulugan? Hindi. Binabayaran ko boundary nito. Eh bakit? Wala ka na dun sa pwesto nila, Rupert? Naku, wala na. Matagal na. Bakit naman? Eh, sanay na siya sa gawain eh. Kabisado niyo na yung pasikot-sikot sa negosyo, kaya hindi na ako kailangan dun. Kaya? O at least, may sarili ka ng hanap buhay ngayon. Hawak mo pa yung oras mo. Oo nga eh. Teka, papunta ka ba palengke? Sakay ka na sa akin para hindi ka na mainitan sa paglalakad. Sayang chinchanso mo. Sira, chinchanso talaga. Napakaluma naman nun. Pero sige, pahatid ako sa palengke ha. Yun, sakay na. Oy, hindi libre to ha. Huwag kang mag-alala, may pambayad ako. Anong akala mo sa akin, walang pera? Naniniguro lang. Sa wakas,
makakapagsarado na rin ako ng tindahan. Nakakapagod no, ang daming tao ngayon. Ba't kaya? Weekend kasi, at saka sweldo nung Friday, kaya maraming namimili. Ay, oo nga pala anyway. Sususunduin ka kamo ni Papeng. Oo, nagpasundo na ako. Ganun din naman eh. Magbabayad din ako ng tricycle pa uwi. E di, kinontrata ko na lang siya. At least, natutulungan ko pa yung hanap buhay niya, diba? Ay, tama ka dyan. At saka nakakapagod din kaya maglakad, lalo na pagkatapos ng mahabang trabaho. Sinabi mo pa. O siya, mauna na ako ha. May dadaanan pa kasi ako. Go lang. Ingat ka. Salamat. Ikaw din. Ay, sana talaga, Lord. Yumama na ako para hindi na ako pagod araw-araw. Hi. Rupert? Anong ginagawa mo rito? Wala. Napadaan lang. Pauwi na rin kasi ako eh. Ako din eh. Pero mauna na ako ha. Magkaiba naman tayo ng way eh. Bye! Aikang, wait. Oh. Sorry nga pala last time ha. May mga nasabi akong hindi maganda. Okay lang yun. Hindi naman ako sensitive. O sige na ha. Ingat ka sa pag-uwi. Aikang. Ano ba yun? Baka may makakita sa atin na magkausap. Girahin na naman ako nung jowa mo. Wala na kami. Wala na kayo? Oo eh. Anyari? Nung nakaraan lang eh, napaka-possessive niya sa'yo ah. Nalaman ko na yung totoo. Tama ka nga. May kinakatagbo nga siyang ibang lalaki. Ako mismo yung nakakita. Sus, baka naman kaibigan niya lang yun. Masyado mo lang nilalagyan ng mali siya. Actually, oo. Kaibigan namin yung other guy. Oh my God. Sa club, no? Lolokohin na lang ako sa kaibigan pa namin. Pero wala eh. Ganun talaga. May mga taong hindi marunong makontento sa isa. At may mga taong likas na demonyita, no? Sanay na sanay manloko ng iba. Hayaan mo na yun. For sure, gagawin niya rin yun sa bago niya. Or worse, siya naman yung lokohin. Kakarbahin din yun. Salamat nga pala sa concern mo sa akin noon. Pasensya na kung hindi ako naniwala sa'yo. Wala yun. Kalimutan na natin. Pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Ay, Kang! Nandiyan na yata yung service ko. Arat na. Bilisan mo, may pasahero pa ako. Sige. Rupert, mauna na ako ha. Ay, sorry. Nag-uusap pala kayo. Ay, hindi. Okay lang. Nagkataon lang na napadaan ako sa pwesto nila. Pareho kaming pauwi kaya nagkakwentuhan na kami ng konti. Ano ay Kang? Tara na ba? Oo, tara na. Bye Rupert, next time na lang ha. Okay, ingat kayo. Oh, bayad ko. Yun. Salamatin. Bukas ulit ha. Magpapahinga muna ako bukas, Peng. Chat na lang kita pag kailangan ko ulit ng service. Okay. Sige na, pasok na ako sa loob. Aikang. Ano? May sasabihin ka rin? Talaga bang ganun mo kagusto si Rupert? Dati, oo. Ngayon, hindi na. Yata. Ewan ko. May nakaplano kayong pagkikita? Ha? Wala, bakit? Kasi narinig ko, sabi mo kanina, next time na lang ha. Kaya akala ko magkikita pa ulit kayo. Hindi, ano lang yun? Nasabi ko lang yun biglaan, out of nowhere, ganun. Okay. Aikang. Oh. Huwag ka na dun kay Rupert. Hindi ka bagay dun. Ay, alam ko. I mean, hindi siya bagay sa'yo. Ganon din yun. Nandito naman ako eh. Ay sus,
Gumaganong ka pa. Oo na, ikaw na lagi kong kukuning service. Hindi mo na ako kailangan bulahin. Oo nga, wag ka na dun kay Rupert. Sa akin ka na lang. Ikaw na lang ang baby ko. Ang baby ko. Tingnan mo tong dagong tong, lakas mong trip. Sige na, lumayas ka na. Magpapahinga na ako. Ay, akala ko ba ako ang pahinga mo, eh? Maglubay ka na, Papeng. Kung ayaw mong i-cancel ko tong kontrata mo sa akin. Kontrata? As in, contract? Lah, may marriage contract agad? Ang bilis naman, di po nga kita sinasagot eh. Nye. Bahala ka na nga dyan, iwan na kita. Kuusapin mo yung sarili mo dyan. Babush! Good night, baby! She! Magpapagutom ah! Sira ulo! Kahit na maari pang mabago ang isip mo, walang ibang alam awitin ito puso ko. Balik-balik na rin man ang isip ko, pinagninilayan ko niya puso ko. At kung paano mapipihag to, ako'y na Papaya, finally eh, natauhan din si Rupert. Kinailangan niya pang makita ng mismo mga mata niya bago siya maniwala sa akin. Aaminin ko, pumalakpak ang tenga ko. Hindi dahil hiwalay na sila ni Gwen at may pag-asa na ako. No, masaya ako dahil napatunayan ko rin sa kanya na mali siya ng akala sa akin. Pero kung tatanungin niyo ko kung humuhopya pa rin ako sa kanya, walang halong etso sulita, hindi na. Hindi ko na siya happy crush at hindi ko na siya dream boy. Sobrang turn off na ako sa katangahan niya sa pag-ibig. Maghahanap na lang ako ng kagaya ko na hindi man masyadong cute o yayamanin, at least marunong mag-isip ng tama. Anyway, huwag niyo na lang muna pansinin yung si Papeng. Masyadong epal, nagre-recover pa nga ako kay Rupert eh, umi-eksena na, feeling cute. Pero malay nyo, maka one day, pagbigyan ko rin siyang manligaw. We'll see. Basta sa ngayon, masaya na muna ako nakikisana all sa mga magagandang love story na ini-ere nyo. And hoping na dumating yung araw na makapag-share din ako ng success story ng sarili kong love life. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Sana huwag kayong magsawa na gumawa ng magagandang drama na kumukumpleto sa mga araw namin. Mabuhay ang buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Aika. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, Happy Crush. Iyan ang milk. Mga kapamilya, oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, at yan nga ano ang happy pa rin na ending ng ating kwentong ito ni Aikang. Ayan, uh-huh. At Rupert po ha, Rupert yung pangalan nitong si ng kanyang happy crush, 'di ba? Na na-inspire sa kanya. Grabe rin yung galawan ni Gwen, no? Iba rin siya. Alam mo, Popoy, in fairness naman kay Gwen, hindi naman kayong parang pag-give talaga ng bonggang-bongga, ha? Yun naman napupusuan ko sa kanya. Kindness pa rin naman yung pinakita niya. Pero alam mo, Gwen, I just have, you know, a couple of tips. Well, couple of tips. May tip ka pa, ha? Hindi, Popoy. Kasi, aminin mo, may mga pagkakataon talaga na let's say, kahit hindi mo gusto yung isang tao, or gusto mo man, o hindi yung isang tao, pero yung tao na yon in a relationship, and then apparently, isa ka sa nakadiscover, unang nakadiskubre na, anong tawag dito, yung jowa pala ng taong yon ay may ginagawang hindi maganda,
Well, wag ka kaagad na sumbongera, nag-gora ka doon. Oh my God, nakita ko yung jowa mo, nag-cheat sa'yo, hiwalayan mo na yan, ganyan-ganyan. Kasi natural yung naging reaction ni Rupert na hindi ka paniwalaan, Dai. Siyempre, papaniwalaan niya yung jowa niya, diba, Poy? Yun naman talaga yung natural na magiging reaction ni Rupert. Pag kita paniniwalaan, hindi naman kita ka-close. Siyempre, mas papaniwalaan ko yung jowa ko. Nakaka-offend sa jowa yun kung hindi siya yung unang pininiwalaan, di ba? Depende kasi sa tirada. Ano ba? Chichik ako na ba? Ganito kasi yun, ha? Ganito kasi yun. Sabi mo may tip ka for Gwen. Ito na nga. For Gwen. Hindi si Gwen. Si Aikang. Si Gwen. Kaya nga, I'm confused. Oo nga, huwag si Gwen. I'm confused. Si Aikang. Si Gwen. Sabi ko may tip ka pa para kay Gwen. Si na two-timer. Okay, sige. Kaya hinihintay ko eh. Pambihira ko eh. Oh, eto na, si Aikang nga. Kayo mga kamorkada, huwag kayo kagad magsusumbong ng bonggam-bongga pag may nakita kayong di maganda. Kumalat kayo ng ano, ng madaming ebidensya at make sure hindi sa'yo kaagad-agad manggagaling. You just have to drop hints here and there or you can use other people, but not you. Kasi... Itchinika pa sa iba. Hindi, no. Ay, hindi. Ako, real talk lang, Popoy, no? Lalo na pag gusto ko yung tao. Kasi, lalo na kung halata na gusto ko siya or alam niya na gusto ko siya. Siyempre, di ba, magmumukha talagang, alam mo yon, oportunista ko. Nakakita ko ng chance na mag-break sila. Ay, igagrab ko. Hindi maganda sa image ko yon as a, you know, future next girlfriend ng taong trip ko. So, dapat... kumalap ka muna ng mga ano ebidensya kasi for sure kung meron ginagawa hindi maganda yung Gwendolyn na yan o yung jowa ng taong gusto mo, uulit at uulit yan. So you just have to get good evidence at hindi dapat sa'yo manggaling. You can use your friendlin or you can create a fake account and then i-message mo yung taong trip mo, dun mo i-drop lahat ng mga ebidensya mo, the email, get the email, create a fake email whatsoever, then doon mo i-drop yung mga ebidensya mo, pero huwag manggagaling sa'yo, okay? Para hindi kayong parang masasama dun sa bulo nilang mag-jowa. Kasi ang plano natin is maging shoulder to cry on tayo. Hindi tayo yung parang, alam mo yon, sisira dun sa relasyon nila. Kunwari, sinira nila ng kanya-kanya. Sila-sila lang. So, para alam mo yon, hindi ka kasama dun sa pag-aawayan pa, sa kaguluhan pa. O pag naging successful, yung pag-drop mo ng mga ebidensya, edi ayan, saka ka maging shoulder to cry on. I mean, huwag masyadong ipahalata na ano ka, diba, na kopya ka. Ngayon, ang kung hindi pa rin sila nag-break, pinatawad, hindi naniwala itong taong gusto mo, abaday, ikaw na talaga ang mag-isip-isip ng bonggam-bongga, gaya nitong sinabi ni Aikang na, ano ba yan? Syunga-syunga sa pag-majirap yan. Kasi alam mo yung pogi nga, pero wain naman sa EQ kaya sa IQ. So medyo, alam mo yon, tagilid tayo dyan. So, di ba? Ganun-ganun lang. Oh. Huwag yung diretsyong nakakita ka lang ng ano, subukan. Huwag ganun lang. Okay, ganito ha. Linawin lamang po natin na syempre, yung mga jowa ninyo, di ba? Lalo na kung naging kaibigan mo naman na yung isang tao ka, kaya type mo siya, kaya hindi. Kapag may nakita kang hindi maganda, at kumbaga para ba naapakan yung pagkababae o yung pagkalalaki ng kaibigan mo, di ba, okay naman. Di ba, na they deserve to know the truth. Di ba? Pero ang sinasabi po dito ni Bea is kapag ka kasi halata na meron kang hidden agenda. And how do you know na nahahalata na pala ng crush mo na meron kang hidden agenda sa kanya? Di ba, may hidden desire. Ayan. Yan, mas tamang sabihin yun. Alam mo naman kasi yun. Diba? Alam nyo tayo, kumikilos tayo around our crush. Diba? Kahit pa nga may jowa yan o walang jowa yan ng kakaiba. Alam nyo naman yan eh. Diba? Na unless magaling ka magpigil, magaling ka magtago ng feelings mo, pero... I mean, kung ang personality mo ay katulad ni Aikang na mabiro, tapos sige ako na lang yung may I offer myself to you na mga birong ganyan na napapadalas, di ba? Alam mo naman na mararamdaman yan yung mga tinatawag na mga palipadhangin. Diba? At kung sakali nga meron kang katotohanan na sasabihin sa kanya, I think, pwede pa rin yung ginawa ni Aikang eh.
Pwede yun. Pero alam nyo, kailangan kalmahin mo lang muna yung paligid. Umanap ka ng isang lugar na, establish mo muna yung ground na seryoso itong pag-uusapan natin. It has nothing to do with me liking you, di ba? Or me loving you. Meron lang akong nakitang, meron akong nakitang, hindi ko sana nakita, ayan, pero para sa'yo. You make it appear or talagang, walang bahid mali siya. Walang bahid paninira. Pwede pa rin naman pakikipag-usap, pero yung atat na atat ka, kating-kating yung dila mo, nasabihin na, nakita ko yung gawa mo! Pero iba yun. Palingkera yung pagkakachika, privacy. Yes, na nakakagulat. Of course, kahit sino naman ba yan, nakakagulat. Kumbaga, iset mo muna yung mood, iset mo pwede ka ba makausap ng seryoso, and then boom. Diba? Ibaba mo yung ganung impormasyon. I don't know, siguro kung ako yan, Bea, hindi na rin ako makagawa ng fake account kasi mas lalo ako magdududa sa isang fake account kasi, pero if you're gonna drop the evidence there, like a photo, to begin with, it's a fake account. It's a fake account. Kung may ebidensya doon, Popoy, wag ka. Fake pwede man yun. Naman. Kung sino man yung wala ko pake. May video, may pictures, ganyan. Doon ako sa ebidensya, di ba? Oo, mm-hmm. Ganun tayo. Pero ako, naiintindihan ko talaga, honestly, yung naging reaction ni Rupert, initial reaction niya, sa pagkakaano. Kasi yung mga pinagsasabi niya na hindi magaganda kay Aikang, I believe dala lang din yun ng dala ng ines and pagkagulat. Gulat. Oo naman. Doon sa mga pinagsasabi. Pero I think, hindi naman ganun kasama or ganun ka, mapagmataas etong si Rupert. Pero although, isa rin to sa mga sana maging lesson din sa atin, mapagwapo ka man, maganda ka man. If someone offended you or something like that, don't go lower by making tira their pagkatao, their living status, ay, diba? Wow. Lalo na nga yung itsura, wag ganon. Kung may sinabing hindi maganda, na-offend, pwede mong tirahin yung masama niyang ugali kung meron mang pinakita sa'yo. Pero, let's say, the family background, yung itsura, yung may pera o wala, wag mong idamay yon. Kasi parang mas bumaba ka dun sa sa tao. Oo naman. Kung sakali, okay? Oo. Magtimpi kayo kung may mga ganyang sitwasyon. Unless, meron talaga mga nakakagalit na mga tao kung makapang insulto rin, di ba? Siguro, dun mo na lang ilabas yun. Pero, ito nga, hindi mo sigurado kung nagkakawang gawa sa'yo o chumichismis, naninira lang. Mahirap kasi kapag lumabas na ang mga salita eh. Di ba? Hindi mo alam na gatekeeper pala itong si Aikang. Di ba? O siya pala yung maghahatid sa'yo para malaman yung isang impormasyon na matagal mo nang dapat nalaman. Di ba? Mabigat yun ha, yung ginawa ni Gwen kay Rupert sa isang kaibigan pa nila. Diba? Diba? Pero nakakaharap din pala ni Rupert. Matindi itong si Gwen. Diba? Pero kita mo, at the end of the day, nakatulong si Aikang sa'yo. Diba? Mm-hmm. Kaya huwag tayo masyadong, mapagmataas. Yan. Tsaka, kaya, alam mo, Popoy, kunwari, may gumanyan sa inyo, may chumika na, alam mo, nakita ko yung ganito-ganyan, keme-keme. Ako, sa totoo, real talk lang ha, medyo mapapaisip din ako. Not because I don't trust my partner, pero but to be sure. Kasi, ang daming pagkakataon na ganyan na parang santo yung tingin mo sa partner mo and then later on malalaman mo pala, tatlo-tatlo yung kalaguyo. So, alam mo yon, kung sakaling man na merong tao nag-approach sa inyo ng ganyan, you just... walang masama. If you try to make sure to validate yung information na pinigay niya, huwag mo rin namang wawarlahin agad-agad yung jowa mo, di ba? You investigate in silence. You investigate on your own. Kapag napatunayan mo, di ba, at least binigyan mo ng pansin yung warning sa'yo ng isang kaibigan or whoever. Pero kung wala kang nakita, at least nalaman mo rin
kung ano klaseng tao yung tumika sa'yo ng ganun. Bakit siya tumika ng mga paninirang puri dun sa partner mo, diba? There must be something going on na hindi mo alam. So, huwag niyong ipagwalang bahala. That's what I mean. You try to make sure na lang din kung meron man o wala. Diba? Mm-hmm. Eh, may kasabihan pa nga sa ano, wikang English, diba? It's not what you said, it's the manner how you say it. Diba? Tama naman yung sinabi mo. Yan, balik lang tayo kay Aikang saglit. Tama yung sinabi mo, mali lang yung manner ng pagkakasabi mo, ginulantang mo yung tao, nagalit tuloy sa iyo. The term is parang humahangus ka pa. Diba humahangus ka pa? Nakita ko. Mag-iit na balita, Mark! Tari lang. Wala man lang ka ano-ano. Walang filter, walang ano, humahangus pa. Teka, sabihin ako sa'yo, nakita ko si ano, nakita ko siya. Tapos ikaw, kagigising mo, kaya may ginagawa ka, may kinocompute ka. Humahangus is a term. Diba? Parang easy lang, easy. Ano ba meron? Natataranta na ako sa pagtingin pa lang sa'yo. Tama naman yung sasabihin mo. Pero alam mo, nakakagulat yung sinabi mo. Tapos minsan nga yung mga ganyan, humahangos. Tapos ginising ka lang sa impormasyon na walang kakwenta-kwenta. Gusto mo? Andyan na yung... Ang ano? Andyan sila sa labas. Andyan nagkasama yung delivery ng Gram tsaka Chappie. Andyan sila. Nye. Bihira na. Magagalit sa iyo eh, kahit may pambayad eh. Kala mo naman may sunog, kala mo may nasagasaan, kala mo may nangyaring ako. Ganun, nagkasabay lang pala yung nag-deliver eh. Oo. At saka alam niyo anong maganda, guys? You get other people with you. Akin lang ah. Kasi kapag mag-isa ka lang, you get other people as well, you know, to find evidence. Kasi kung mag-isa ka lang, eh mahirap ka talagang paniwalaan. Pero kung let's say... Magagawa ka pa ng network? Tama ba yun? Yeah. Pero let's say na si Popping, di ba? Yung pinagkakatiwalaan talagang tunay ni... sino to? Ni Rupert? Ayun, mas paniniwalaan pa niya siguro right then and there si Popping. Kasi si Popping yun eh. I mean... Why would Popping? Mas malapit-lapit pa. No, 'di ba? Mas kilala niya si Popping. So, you know, you get connections da. Ito 'yung kadagdagan. Ito sabi nga ni Kyle, no? Ay nako. Speaking of Popping, kay Popping, 'di ba? Si tricycle driver na si Popping eh. Ayun, may sir kay Popping ka na lang, may service ka pa. Ayun naman ang ano. Kyle, ha, 'yung mga discarding ganyan, mga ano, opportunista rin 'yan, ha. Mahal-mahal ng gasolina ngayon, ha? Pero alam mo, Popoy, si Popping, parang mala Nates kung tumirada kay ano, ha? Kay Aikang, ha? Parang kailangan ng konting lesson from you, Popping! Sulat ka sa amin dito, ha? Usap tayo, Popping. Ayus-ayusin natin yung ang baby ko, baby po mo na yan. Baby ko, ang baby ko. Pero alam mo... baka naman wala lang talaga kay Popping yan. Huwag na natin bigyan ng mali siya naman yung isa, di ba? Kumbaga, inaaliw niya lang itong si Aikang. Alam nyo, kayo rin mga babae minsan, pagka broken-hearted kayo, pati yung mga biro namin ganyan, sa akin ka na lang kasi, ganyan, wala rin naman akong jowa. Siguro nga type niya talaga ako. Mga boys, guys, huwag kayong magbibiro ha, sa broken-hearted na babae. Very vulnerable sila. Kilala ko mga tipo nyo, Bea. Kilala ko. No. Boy, excuse me. It's a no boy. For me. It's a no for me. Ewan ko, mga nabiktima mo siguro yun. Ewan ko sa'yo. Pero ako, personally, kung may gaganon sa akin, broken-hearted ako, sipain ko pa yung mukha niya eh. Itin mo nga si Aiko, oh. Huwag niyo na pong pansinin si Popping, okay? Papansin po yan, nag-recover pa ako, sabay kung may picture. Diba? Huwag kayong gano'n. Nakakairita kaya. Kita ng broken-hearted ako, papapogi ka sa harap ko. Si Nora Lino Perario sabi niya, buti na lang ako, hindi alam ng crush ko na crush ko siya. Kaya si... Ayan, si Norlin, yan yung mga sinasabi ko nga. Alam mo eh, di ba, Bea? Alam mo kung nagpapalipadhangin ka, kung kakaiba yung ikinikilos mo sa harap ni crush. Alam mo yun. Huwag mong, I don't know, huwag mong sasabihin na, ay, hindi ko alam na nahalata mo pala, na special pala yung treatment ko sa'yo. As compared to yung iba natin mga kaibigan, alam mo yun. Pinaghahandaan mo yun eh.
Oo, depende. Ikinikilos mo yun eh. Mm. Wait, pero lalo kapag ka-crush na crush, Bea, iba eh. Iba yung, okay, nagagandaan lang ako sa'yo, nagagwapuan ako sa iba lang yung kilos mo ron, ganyan. Pero yung crush na crush, iba talaga. Iba eh. Kumbaga merong ekstrang, ano, may kembot eh. Alam mo, nahalata na yung mga babae. Iba yung kembot kapag, kunyari, may nagdala ng soft drinks sa ganyan. Pagka sa tropa lang, ito na soft drinks mo, pabagsak pa. Diba? Padabog pa konti. Pero kapag ka kay crush, nakaganyan pa yan. Dalawa, ay, ito yung soft drinks mo. Sandali, may tissue yan. Baka may kalawang yung ano, pero may straw naman dyan. Ganon. Diba? Alam nyo yan, huwag nyo kong lukuhin. Huwag nyo kong lukuhin. Uy, pero huwag ka po, meron akong kakilala. Meron siyang crush na crush, pero ginagawa niya ang lahat. Para alam mo yon, tarayan, takasan, huwag makita yung crush na crush niya. Kasi nga sa takot niyang mahalata siya. May mga ganun din. Na kaya kayo, kamarkada, kumbari merong tao na parang ayaw na ayaw sa inyo, naiirita sa inyo. I mean, pwedeng totoo na ayaw nila sa inyo, pero pwede rin naman na sa kagustuhan nila na hindi mahalata na gusto mo sila. Eh kung ano-ano ng mga tawag dito, katarayan, ang pinagsasasabi sa'yo, pagiging kontrabida, Bells. Ay, nakasa ko na yan, Popoy, so don't need. Charot! Ito na lang, ano, para sa mga kalalakihan, ilan sa mga tips para malaman natin na merong isang icon na umaali-aligid sa atin? Sige nga. Diba? Ilan lang to sa mga gestures, diba? Mga body language na makikita natin. Kapag kakaharap natin, kapag kakaharap ang kanilang crush na lalaki, ang mga babae usually ay ayos ng ayos sa kanilang buhok. Alam mo yung mga maliliit na ano lang, kumbaga gusto nila parang picture lang sila na humarap sa'yo. Na kapag ka nahanginan yung buhok, kailangan ayusin agad. Yan. O kaya naman, kapag ka medyo mainit yung lugar, diba? Punas ng mga pawis yan, syempre. Ganyan masyadong concern. Isama na natin yung pagpapabango. Pero ito ang, dito mo mas mahalata ang isang babae pagka nagkakacute. And ako talaga 100% si Bea, mag-a-agree ito. Kapag ka naglakad, papalayo sa'yo, kunyari may kukunin na sa coffee shop kayo. Type na type ka ng isang babae. May kukunin sa coffee shop. Ang ganda ng pagtayo niyan. Fines na fines. Tapos pag naglakad, naiiwan yung puwet. At medyo napipiki. Medyo napipiki yung lakad na gano'n, no? Gano. Wait lang ha, excuse me. Tapos naiiwan yung puwet. Tapos napipiki. Crush na crush ka nun. Kilala ko mga galawan yung mga girls. May mga kilala nga rin akong gano'n. At saka Popoy! Bukod doon, nakastomach. Tapos hindi tumitingin sa iyo ng mata sa mata. Yes, nakastomach in yan. Tapos ayos ng Tapos depende sa damit, yung ayos ng damit ganyan. Alam niyo girls, sana picture na lang yung pinadala niyo ron, yung portrait na ganyan. Ay walang galawan talaga yung damit niyo ron, no? Oo, doon na lang kayo sa likod. Yan, nakaganyan ka na lang. Kahit hanginin yan, picture yan eh. 'Di ba? Portrait yan, ganun. Oh, yung ayos. Yung anliliit lang naman na nangyari, parang, ay, nagulo yung hair ko. Hala, tatatlong pirasong bangs lang yung gumalaw eh. Pero alam ayusin nyo ba? Ganun. Pero ano yung ayos ang ayos ng ganun. Hindi mo alam kung pinuputok o ano. Pero alam nyo ba, I mean, feeling ko mapalalaki, mapababae, ganun yung kilos ng hindi sinasadya. Kasi diba, dahil conscious ka, hindi mo tuloy napapansin, naggalaw yung kamay mo, ayos here, ayos there, punas here, punas there, dahil nininervyos ka, pwede. It's a giveaway, diba? Body language. Dahil sa sobrang kilig mo, ang sakit-sakit rin chan mo sa kilig, kinakabahan ka, hindi mo tuloy makontrol yung kamay mo, kailangan may pagpwestuhan yung kamay mo para ma-relax ka. Kaya, giveaway yung mga ganun-ganun, manners. At yung ganito tumingin, Bea, kapag ka, kunyari nag-uusap tayo, kunyari magkaharap tayo, kausapin mo ako, yung mga babae ganyan minsan yan. Oh, Popoy, hayop ka. Feeling Popoy ka talaga kahit kailan. So, I don't know what's wrong with you. Baka feeling mo lahat ng bahay nagkakalus sa'yo kahit hindi ka ba talaga. Oo. Ay? ako ba? Ganyan ang mga girls. Alam mo yung kausap ka. Yung hindi makatingin ng ilang segundo. Hindi magtagal man lang 3 seconds. Tapos alam mo, ang layo bigla ng tingin pagkatapos kang kausapin. Tapos, puk, dun. Kung sa... Kasi, hindi basang-basa. Kasi
parang feeling nila, kasi pag tumingin ka sa crush mo, diba, minsan di mo mapipigilang mapangiti. Mapangiti, o kaya, magigil. Like, yung parang, sa sobrang tapos, kilig mo, diba? Ganun yung mata, biglang, tung, biglang, alam mo yung para, lalo kasi, yung ayaw ipahalata, lalo namin nahahalata. Correct. Mo, hala, baka pag tumingin ako sa kanya na napakatagal, tinitigan ko siya, mahalata niya na gusto ko siya, para kaya okay. So iba ko titingin, para kunwari, I'm not paying so much attention. Bea, hindi ako mapakali. Gusto ko talagang ipakita yung lakad ng mga ano eh, ng mga girls kapag ka type na type ka. Wait lang. Okay. Ubarin ko yung headset ko. Sana narinig nyo. Di ba? Pagkatatayo yan. Pagkatatayo ganyan na. Tapos wait lang ha. Papa, yung stomach in. Asan yung stomach in? Gumaganon? Ano yun? Tapos yung paa napipiki na ganon, tila magkakanda tisod. Ganon. Excuse me. Siguro yung mga ganon, pero honestly ako, I can't relate. Kasi, I don't know. Pagka ako kasi lalo ko pinapagitan yung ay, ano to ha? Meron o walang puwet ha? Ganun ang kilos. May extra bounce. Okay? Makikita niyo yan sa heels ng babae. Yung ano yan? Yung sakong. May extra bounce. May extra sway sa hips. Diba? Kapag ka, uy, nandiyan ka na. Ay, nandiyan na siya. Parang ang gaan-gaan ng lakad. Ganado. Pero kapag ka ayaw ka, bigat na bigat ang paa niya. I can't relate. Hiningal ako sa ginawa ko, kakapraso lang naman yun. Ito nga. Nag-stomach in ka kasi kaya ganon. Sabi na nga ba kasi 2:35 na eh. Ito nga eh. Kaya naman pala. O teka, sige, konti nga, very quick na basta. Sabi ni Sergio, Bea, ano naman yung sa mga lalaki? Paano mo malalaman may crush kami sa babae? I don't know. Si Bea. Kapag ka may, ano lang tayo eh. Ang mga lalaki usually, actually, ano lang yan. Ganito lang yan. Hindi nga eh. Nagbabasa ng labi. Based on my experience. Parehas yan. Based on my experience, Popoy. Parang ganun din sa babae. Hindi rin makatingin ng diretso. O kaya hindi mapakali. Tapos pag tinawag mo, kumakaripas, nagkakandalaglaglaglag yung mga yes, ano yon, ganyan. Tapos, pag nabigla mong kausap, nauutal-utal, ano pa ba? Kumitsyante siguro yung nagkakakrush siya yung madalas, no? Kakandahulog yung gamit. Ang alam ko, pero ang madalas na ano, na experience ko, pag unang kita namin sa umaga, yung biglang, gaganon. Yung parang nashook na nakita. Nashook na nakita niya ako. So, uy! Bea! Bea! I don't know. Yan. O, sige. Iba. May counterpart naman yung mga babae na iiwan ng puwet, nagbabounce yung bawat hakbang, di ba? May counterpart yan sa mga lalaki. Sa mga lalaki naman, bigla nag-i-stretch, nag-flex yung balikat niyan at lumalabas naman sa amin dibdib. Tsaka nagiging matigas yung kilos namin. Tapos parang medyo slow-mo. Yan, bawasan mo ng 0.05 seconds yung natural na pagtayo, o bawasan mo ng konti yan. Tapos babasain yung labi. O sa mga tingin. Pag naglalakad, hindi ka kukunahan. Palaging, alam mo yung ang bagal maglakad na parang nahihiyas. Sige, una ka na. Ikaw naman parang, sabayan mo ako. Iba kasi yung mga lalaki talaga. Honestly, marami. Based on my experience. Yeah. Anyway, okay, pasalamatan na natin mga nagsipag-alap for today's video. Okay. Sige, ayusin ko na yung bangs ko. Baka nakikinig si crush akin. Ang Jamie Rubio tayo dyan. Si Mary, Cindy Basena, si Miss Rona, si Jackie G. Maraming salamat, DJ Jackie G. Si Papeng, si ano tayo dyan, Warly Alagaw, si Gwen, DJ Bea, si Joe, G.
Chan Palma. At ang gumanap na Rupert ay si Dan Capuchon po tayo dyan. At ang nagsulat si Warly Alagao at ang nag-edit si Joko Loco. Okay, thank you so much. At galing. Okay, syempre meron din tayo for tomorrow. O ibigay na natin yung ating pa-teaser bago tayo magpaalam. Ano pa meron for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Ay, Diyos may ano bang meron sa mga tao dito? Kung ano-ano mga pinag-iisip? Mga mema, mema tanong, mema chismis, mema kwento sa iba. Buisit! Hashtag Dear M.O.R. Best mistake. Huh? Meron palang ganun, Bea? Meron palang best mistake? Oh, kala ko, mga ano lang, bad mistake, wrong mistake, worst mistake, Popoy, best mistake. Mga kamargada, bukas may assignment kayo. Pwedeng pakichika. Ano ba yung matuturing yung best mistake ninyo? Kasi bigla ko naalala nung hashtag your MOR best mistakes. Oh, best mistake. Ayan, para po sa mga kababaihan yan. Ay, may assignment po sa mga kababaihan. Ay, kung kasama ka yung... Ang dami mong mistake, hindi pwedeng walang best one. Bea. Na nagsasabi, ang dami mong sige mistake sa buhay mo. Para sa mga kalalakihan naman, sige, may assignment din kayo. Yung hashtag best Mr. Take ninyo. Ha? Oh, kasi Bea, best mistake... My best Mr. Take. Yun yung para sa atin. Isipin nyo na kung ano yan. Okay? Kaya naman mga kapamilya, dito na rin tayo. Ang oras para magpaalam. At may ililibing pa ulit akong joke. Sige po. Oras na natin, 40 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Naubusan na po na masasabi si Bea. Kahit ako po, wala akong masabi rin sa joke ko, no? Ayan, ayun, sige na. Malapit na po yung truck ng basura sa amin. Itatapong ko na po yung joke ko. Parating na. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Kasama din po Gorgeous B. Bea po. Sorry po, sorry po yung nawala ako sa sorry, okay. Ayan. Pero okay lang, okay lang. Basta si Riven nagpadala sa atin ng 30 Swedish krona. Okay lang yan kahit sumama pa, pakiramdam mo buong programa. Basta mga kapamilya, no? We stay happy, stay safe, yun, at stay healthy. Ayan, pabaliktad tayo ngayon. Pabaliktad tayo ngayon. Pati ikaw, naulol doon sa dito. Ayusin mo! Hindi kompleto araw ko pag di maayos yun. Hindi mo! Kaya... Kailangan. Dali, harap kay Crush. Crush, stay safe ha. Stay healthy. Kala mo na. Stay happy. Be with me. Nooks. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Ganun na rin sa lahat ng listeners na walang sawang nakasubaybay sa programa nyo, kahit saang platform pa kayo mapunta. Ako nga pala si Marcus. Dating casual listener lang na naging avid listener na rin eventually. Mas lalo kasing napamahal ang Dear M.O.R. sa akin nung ako na mismo ang nakaranas ng mga kwentong pag-ibig na dati, pinakikinggan ko lang. Popoy at Bea, lumaki ako sa isang may kayang pamilya. Maagang nawala ang papa ko dahil sa stroke. Pero bago mangyari yon, ay nakapagpundar naman sila ni mama ng maliit na jewelry shop. Yon ang naging source of income ng family namin. Kaya naman masasabi kong mapalad ako na hindi ako nakaranas ng hirap nung bata pa lang ako. Siguro, kung meron mang hindi maganda sa buhay ko, yon ay ang hindi pagkakaroon ng kapatid na nakakalaro o nakakasama ko sa araw-araw. Meron naman akong ate, pero hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Kaya sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkabagot,
Sa bahay, wala akong ibang natatakbuhan, kundi ang mga kaibigan ko. Yan, okay na. Ma, alis na po muna ako. Hoy, saan ka na naman pupunta? So may tenement lang po, tatambay lang. Huwag ka na naman magpapagabi, ha? Opo, ma. Hoy, Marcus. Uy, tol, musta? Eto, tumal. Try ka na? Try ka dyan. Sa ulo ka ba? Hindi ka nakakabawi eh. Huwag kasi puro tambay. Hindi kaya ta pumipila ng maayos eh. Anong hindi? Aga-aga ko nga sa pila kanina eh. Ito pala trip mo, patan dito ka. Ah, wala. Tambay lang sana, kaso mga busy pala kayo. Ah, teka. Text ko si Weng. Kanina nag-aaya tumambay yun eh. Sige. Sa convenience store muna ako saglit ha, ilit eh. O sige tol, grind muna ako ha. Balitaan mo ako pag nag-reply na si Wing. O ba? O paano? Batsin muna ako ha. Di, ingat. Uy, Wing! Dito ko pala. The next ka ni Narda. Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, nandito ko. Di ba sinabi sa'yo? Ah, naghiwalay na siguro kami nung naka-reply ka. Ah, okay. Oh, food trip. Gige. Oh, nandito din pala si Marcus eh. Sakto nga eh. Hi, Majoy. Balita. Heto, bored sa bahay. Lo! Bakit parang bigla kang kinabahan, Marcus? Ha? Hindi ah. Ba't gustong-gusto mong tumambay dito, Marcus? Ganda-ganda ng bahay niyo eh. Kompleto pa kayo sa gamit. Eh kasi nga, may binabalik-balikan dito yan. Uy, wala ah. Ano lang, boring kasing tumambay dun mag-isa. Iba pa rin yung may nakakausap tsaka nakakasamang tumambay. Bakit? Yung ate mo? Hindi ba kayo magkasundo? Naku, palaging wala sa bahay yun. Lakotsera yun eh. Sinard na yan? Pumayag na siya. Pumayag na siya? Oo, Gagi. Puntahan na lang daw natin siya sa paradahan mamaya. Yun! Anong meron? Road trip kami mamaya, Bulacan. Sama ka? Bulacan? Layo naman. Oo, maraming pasyalan dun eh. Anong sasakyan natin? Commute lang? Hindi! Ano ka ba? Siyempre yung jeep ni Nard. Kaya nga natin siya pupunta sa paradahan mamaya eh. Okay lang kayo. Layo-layo nun eh. Kung ayaw mong sumama, edi wag. Okay, ayan. Nagtampo tuloy si Majoy sa'yo. Sumama ka na kasi. Mas masaya pag marami tayo. Huwag mo nang pilitin kung ayaw. Oo, wag na. Pakalamukin pa to dun. Kasalanan pa natin. Sige, sama na ako. Weh, sure ka? Oo, basta uwi din tayo ah. Siyempre. Alam ka namang matulog tayo dun. Eh, wala naman tayong bahay dun. Sige. Kuha lang ako ng pera sa bahay para may pangambag ako. Yon! Bilisan mo! Intayin ka namin! Napaganda pala ng trip niya eh. Huwag ka, Ton. Ito kasi si Wing eh. Mali-mali yung daan na tinuro. Eh malay ko bang sarado na pala yung lumang kalsada. Dati naman dito kami dumadaan eh. Uy, teka lang naman. Hintayin niyo ako. Ayan, naiwan tuloy yung sweetheart mo, Marcus. Uy, gago. Baka marinig ka. Eh, di hayaan mong marinig. Para magkaamin na kayo. Uy! Punta mo na. Ha? Puntahan mo na. Chance mo na para makadiskarte, pare. Okay. Ready, Wen? Sige. 1, 2,
3. Takbo! Uy, teka lang, saan pupunta? Saan pupunta yung mga yun? Ayoko sa mga yun, ang lakas ng trip. Bahala sila, hindi ko na sila hahabulin. Pagod na ako, no? Halata nga. Gusto mo maupo muna? Sige. Lakas talaga ng tama ng dalawang yun. Bigla-bigla na lang nang iwan. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Ha? Bakit hindi ka nakitakbo na iwan ka tuloy? Eh, hindi naman kita kayang iwan mag-isa eh. Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa'yo. Di ko na matanaw, pangangatwiran ko'y di na mapagkatiwala. Ayo, may banat si kuya. Upo ka muna, kanina ka pa nakatayo dyan eh. Sige. Alam mo, kakaiba ka rin eh, no? Sa dinami-dami ng pwede mong samahan, kami pa talaga. Bakit? Anong problema dun? Eh kasi diba, mayaman ka naman, aircon nga bahay niyo eh. Pero mas pinipili mong gumala sa labas kasama kami. Eh mas mahirap pa kami sa daga. Hindi naman kami mayaman eh. May negosyo lang si mama. Ganun na rin yun. Tsaka sa totoo lang, mas masarap nga kayong kasama eh. Lalo ka na. Ako? Oo. Parang hindi naman tayo masyadong nagkakabonding ah. Oo nga, pero basta iba ka. Kasi palagi akong naiiwan. Siguro isa na yun. Maming ka nga sa akin. Type mo ko, no? Ha? Tinatanong kita kung type mo ko. Yaan mo na nga. Kalimutan mo na yung tanong ko. Sorry, sobrang out of nowhere. Siguro may idea ka na, no? Idea? Saan? Na may gusto ko sa'yo. Ha? Hindi sinabi sa'yo ni Nard? O kaya ni Wing? Hindi. Wala naman silang sinasabi. Wait. Teka nga. Umaamin ka ba sa akin? Ha? So type mo nga ako. Agara! Napaamin kita na wala sa oras. Ano naman nakakatawa dun? Sorry. Bigla lang ako natawa. Hindi ko kasi in-expect eh. Natawa ka rin, no? Na-realize ko lang na oo nga, sobrang biglaan nga. Wait lang. Bili mo na ako ng inumin. Anong gusto mo? Kahit ano, soft drinks. Okay. Yan, ganyan nga. Pagsilbihan mo yung nag-iisang crush mo. Eh di wow. Tago-tago, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pag bilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Tago-taguan. Papoy at Bea, I want you to meet my joy. Este, Majoy. Kaibigan siya ng mga kaibigan ko. At siya ang nagpapakumpleto ng araw ko. Lalo na sa tuwing dumadayo ko sa lugar nila para tumambay. Maganda kasi si Majoy, Popoy at Bea. Hindi man ganun kapute ang balat niya, maayos at presentable naman siyang tignan. At sobrang aliwalas ng personality niya. Hindi ko tuloy napigilan ang magkagusto sa kanya nung unang beses ko siyang makita. At simula noon, palihim na akong humahanga sa kanya. Hanggang sa magkabistuhan na nga. Hindi ko ina-expect na mapapaamin ako ng bigla kay Majoy, Popoy at Bea. Tandang-tanda ko pa noon, halos araw-araw akong nagpa-practice ng mga sasabihin kung sakaling napag-desisyonan ko ng umamin sa kanya. Pero palagi naman akong inuunahan ng kaba kapag katabi ko na siya. Mabuti na lang din at hindi mahirap kaibiganin si Majoy. Naging malapit kami sa isa't isa kaya hindi na naging mahirap para sa akin ang magtapat sa kanya. At simula nga noon ay naging mas espesyal ang pakikitungo ko sa kanya, Popoy at Bea. Sobrang saya na mga araw na nakikita ko siya. Lalo na yung mga moment na kaming dalawa lang ang magkasama.
Kuya, paano mo yan? Ano gagawin mo sa problema na yan? Problema? Oh. Ay, bakit kasi problema tingin nyo dito? Aba yan, agagang ingay-ingay. Eh, hindi naman kasi sana problema yan kung may kasama kang maninindigan dyan. Kaso, nasaan? Kayang-kaya ko na to mag-isa. Ano kaya ang problema na ba yan? Kababanga mo na. Ay, siguraduhin mo lang, Klo. Baka mamaya, ikaw pa numero unong tumalikod sa responsibilidad mo. Relax ka lang, Ma. Hindi na ako bata. Ma, ate, ang pinag-aawayan niyo? Hindi kami nag-aaway, anak. Pinagsasabihin ko lang tong ate mo. Bakit po? Ay, buntis ako, Marcos. Buntis ka? Oo. Paano mo nalaman? Sure na ba yan? Nagpatingin ka ba sa doktor? Nakailang pregnancy test na ako. Pero trusted ba yung ganun? Dapat magpa-check up ka pa rin, di ba? Easy! Mas kabado ka pa kaysa sa akin eh. E paano ba naman kasi? Hindi ba nakaka-break nyo lang ni Paolo? Paano ngayon yan? Eh ako nang bahalang mamroblema dito. Huwag nyo na masyadong intindihin, okay? Kapag kailangan ko ng tulong, magsasabi ako. Pero sa ngayon, ayoko muna makarinig ng mga sermon nyo. Ireserba nyo na muna yung mga yan. Saka nyo na ako pagalitan kapag ka hindi na ako naging mabuting ina sa anak ko. Leonard. O, saan ka na? Malapit na ako. Saan kayo nakatambay? Nandito na si Wing sa terminal. Dito ka na lang din dumiretso. Ah, sige, sige. Eh, si Majoy? Eh, hindi daw makakasama eh. Huh? Bakit daw? Eh, straight duty daw siya eh. Hindi yata pumasok yung karelyebo. O, ganun? O, huwag mong sabihin hindi ka rin sasama. O, eh, dadaan ako sa git si Majoy. Tapos balitaan kita. So, sinasabi ko na nga ba eh. Gawa ng pag-ibig. Sige na, update ko na lang kayo. Bye. Majoy! Marcos, ginagawa mo dito? Eh, pinuntahan kita. Sabi ni Nard, di ka raw makakasama sa lakad eh. Ah, oo nga eh, bad trip kasi yung kasamahan ko, hindi pumasok. Ha? Dami mo niluluto ah. Ay oo, bulk order kasi pang birthday yata. Ganon? Wawa ka naman. Pagod ka niyan, kailangan mo ng tulong. Naku, hindi na, kaya ko na to. Sigurado ka? Dami niyan. Oo, sigurado ako, tsaka bawal kang tumulong dito, mapapagalitan ako no. Sige, ganito na lang. Tambay na lang ako dito sa labas, para kapag may kailangan ka, pwede mo kong tawagin. Kagi, wag na! Wala ka bang ibang gagawin? Ba't di ka sumama kay Leonard? Eh, hindi rin naman ako mag-enjoy dun, knowing na nandito ka at nagtatrabaho. O, sige, ikaw bahala. Grabe, nakakapagod tong araw na to. Dami mo namang nilutong burger eh. At hindi lang yun, straight duty pa, kainis. Ato, soft drinks, palamig ka muna. Salamat ha. Salamat? Sa pagsama sa akin, kahit na hindi kita pinapapasok sa loob, at least hindi ko naramdaman na mag-isa ako. Layon, malakas ka kaya sa akin, tsaka ikaw ang happiness ko eh. Weh. Oo, ikaw ang joy ko, ikaw ang my joy. Ang corny mo. Alam mo, kanina habang nasa duty ako, napapaisip ako. Napapaisip? Na balang araw, makakaalis din ako sa ganitong trabaho. Hindi habang buhay eh, nagluluto ako ng burger patty. Bakit? Wala namang masama din ah. Marangal naman yung trabaho. Oo nga. Pero kasi gusto ko sana ng mas maayos na buhay. Gusto ko makagraduate at magkaroon ng mas magandang trabaho.
Yung malaki yung sahod at saka nasa opisina. Ganun. Okay din yan. Na may pangarap ka. At least meron kang guide. Hindi ka maliligaw ng landas. Bakit parang bigla ka nalungkot? Wala. Naisip ko na naman kasi yung ate ko eh. Bakit may problema sa ate mo? Sana naging kagaya ka niya. May pangarap, may direksyon ng buhay. Kaya di sana, di siya nabuntis ng walang ama. Nabuntis ang ate mo? Oo eh. Masaklap niyan. Yan pa nangyari kung kailan break na sila nung jowa niya. Yun lang. Problema nga yan. Kaya nga. Ayoko nga muna umuwi. Kasi pati kami ni mama, hindi mapakali sa kakaisip kung anong mangyayari sa buhay ni ate. Hayaan mo na. Lilipas din siguro yung problema. Sa ngayon lang magulo ang lahat. Pasensya ka na. Nagdrama patuloy ako bigla sa'yo. Wala yun. Ikaw nga sinamahan mo ako tumambay sa work para hindi ko maramdaman na mag-isa ako eh. Paano? Uwi na tayo. Para makapagpahinga ka na. Sige. Popoyet Bea, isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong na-inlove kay Majoy ay dahil palagi siyang nandyan. Sa tuwing kailangan ko na makakausap. Nasasabihan ko siya ng mga problema namin sa bahay na hindi ko nasasabi sa ibang tao. Ganun din naman siya sa akin. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin yung mga pangarap niya, kahit paisipin ng ibang tao na masyado yung mataas para sa kagaya niyang napagkaitan ng oportunidad. Sa totoo lang, mas lalo pa akong humanga sa kanya, Popoyet Bea. Pakiramdam ko, sobrang espesyal na namin sa isa't isa para manatiling magkaibigan lang. Popoyet Bea, formal akong nanligaw kay Majoy. At makalipas ang ilang buwan, ay naging kami rin. Walang kasing saya ang mga araw na yun. Alam niyo yung pakiramdam na araw-araw ay gusto mong gumawa ng mabuti dahil ramdam mong nakakabuti o napakabuti ng mundo sa'yo. Yung tipong walang kahit anong makakasira ng araw mo dahil makita mo lang yung taong mahal mo, magiging maayos na ulit ang lahat. Walang salitang makakatumbas sa saya ng nararamdaman ko sa tuwing nandyan ang girlfriend kong si Majoy. At mas lalo pang naging maayos ang lahat nung dumating ang panibagong blessing sa aming pamilya. Si Mami. Kawawa naman yung baby ko na yan. Palaging hinahanap si Mami. Kahit kargahin ko, ayaw tumahan eh. Ikaw yata talaga gusto. Si Mami lang gusto ng baby ko, no? Love na love mo si Mami, no? Sorry, naliga pa ang Mami eh. Ay, paano ka makakapagtrabaho niyan? Kung gusto ng anak mo eh, palagi mo siyang karga. Eh madaling naman siyang patulugin, Ma. Ako nang bahala dito. I-arrange ko lang naman yung mga orders sa shop. Madali lang yun. Ba't kasi hindi ka nalang kumuha ng yaya, ate? Para makapag-work ka pa rin. Naku, hindi na. Nandito lang naman ako sa bahay. Tsaka nandiyan ka naman. Loh, pati ako nadamay. Hoy, pamangkin mo naman to. Ano lang ba yung alagaan mo paminsan-minsan? At saka, nasa yung sinasabi mo dati na sabihan mo lang kami pag kailangan mo ng tulong. Oo na, daming talak. Akin eh. Oh, kargahin mo muna tong si Titus. Magsisipilyo lang muna ako. Oh, baby. Dito ka muna kay Tito, ha? Oh, kita mo na. Gustong gusto ko nga ng pamangkin mo eh. Aba eh, parang ako lang yata ayaw ng anak mo ah. Nakakatakot ka raw kasi, Ma. Hello, baby. Lipat ka muna kay Tito, ha? Magtututbrush lang si Mami mong bad breath. Cute-cute ng baby niya. Manang-mana sa Tito. Iwan ko muna kayo, ha? Uputa lang ako saglit sa shop. Sige, Ma. Sunod din ako doon pagtulog na to si Titus. O, sige. Ayusin mo pag-aalaga sa batang yan, ha? Opo. Una na ako. Ingat, Ma.
Talaga, love? Nakakuha ka ulit ng scholarship? Oo, love. And take note, full scholarship. So, wakas hindi ko na kailangan gumastos sa tuition fee. Ay, finally. May pagpapatuloy mo na rin yung course mo. Oo nga eh. 2 years na lang. Konting tiis na lang yun, love. Makakagraduate na rin ako. Konting tiis na lang. Pero mahaba-habang pasensya pang kailangan. Nakahanda naman ako, love. Alam kong marami-rami pa akong lulutuin na burger bago ako makatapos. Pero at least ngayon, may target na ako, di ba? Within 2 years, gagraduate na ako. Tapos, saan mo balak magtrabaho kapag nag-graduate ka na? Siguro kukuha muna ako ng experience sa mga private school habang naghihintay na magkaroon ako ng lisensya. Tapos, kapag may onting ipon na ako, mag-apply na ako sa ibang bansa. Sa ibang bansa? Oo, love. Bakit sa ibang bansa pa? Ayaw mo ba dito? Love, mas mahal ang sweldo sa ibang bansa at saka sobrang in demand ng mga English teacher doon. Lalo na sa Dubai. Naku, sinasabi ko sa'yo, yung ilang taong pagtitiis ko dito, buwan lang ang katumbas doon. Oh, sa bagay. Pero syempre, gusto ko kasama pa rin kita. Ha? Huh? Gusto ko ikaw ang kasama kong tutupad sa lahat ng pangarap ko. Sabay tayo mag-aabroad. At kung papalarin, doon na rin tayo magpakasal at bumuo ng pamilya, di ba? Kaya ngayon pa lang, dapat kumuha ka na rin ng experience sa work para kapag ready na ako mag-abroad, may ipapakita ka rin na records, di ba? Pero love, kailangan ako sa family business namin eh. Tsaka yun naman talaga yung main source of income namin kaya hindi ako nag-a-apply ng work sa iba. Pero love, gusto ko kasama kita sa ibang bansa. Ayaw mo ba nun? Sabay tayong mag-uumpisa ng panibagong buhay natin? Sige. Hayaan mo, subukan ko kausapin si mama tungkol dyan. Kapag napapayag ko siya, di sige, maghahanap ako ng work na related sa course ko. Yay! Thank you, love! Pero matagal-tagal pa naman yan eh. Kaya marami pa tayong time, di ba? No pressure muna. Oh naman, love. Mas gusto ko lang talaga na habang maaga pa, nakakapag-umpisa na tayo sa mga plano natin. Huwag kang mag-alala, love. Kahit ano pa yung plano mo, gagawin ko ang lahat para suportahan at samahan ka. Tutuparin natin ang mga pangarap natin magkasama. Kapuyat Peya, tinuloy nga ni Manjoy ang pag-abot sa mga pangarap niya. Paunti-unti siya nagtabi ng perang galing sa kinikita niya sa pagtitinda ng burger. Nag-apply din siya ng mga scholarship program hanggang sa matanggap nga siya at doon na nag-umpisa ang magandang pagbabago sa buhay niya. Nakapag-enroll ulit siya sa college at isinabay ang pag-aaral sa pagtatrabaho sa burger shop. Kitang-kita ko kung gaano kapursigido si Majoy sa pag-abot ng mga gusto niya sa buhay. At napakaswerte ko na kasama ko sa mga plano niyang yun. Si Ate Klo naman, mas nagkaroon na rin ang direksyon ng buhay simula nung nanganak. Akala nga namin ni Mama eh, magiging pasaway na ina siya. Pero laking tuwa namin nang makitang naging responsableng nanay siya sa pamangkin ko. Tumulong siya sa pagmamanage sa business namin at paunti-unti rin naghanap ng ibang racket. Maraming naging magandang pagbabago sa buhay namin, Popoyet Bea. At wala akong ibang mahihiling kundi sana magpatuloy ang lahat ng magagandang pagbabago na yon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag
Dear M.O.R. My Joy. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy nga ang magagandang pagbabago sa buhay ng mga tao sa pagigid ko. Mas nag-focus si Ate Klo sa pagiging mabuting ina. Naging full-time mom muna siya at noong malaki na nga ang pamangkin ko, naghanap na rin siya ng full-time job para magamit ang mga napag-aralan niya. Si Majoy naman pinagbuti ang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos din siya ng college. Masaya akong makita na maganda ang naging takbo ng mga tao sa buhay ko. Kaya naisip kong oras na para ako naman ang gumawa ng ikagaganda ng sarili kong buhay. Popoy at Bea, sinubukan kong maghanap ng trabaho gamit ang academic records at diploma na meron ako nung college. Nag-abang ako ng hiring mula sa malalaking kumpanya. Pero hindi ako pinalad na matanggap sa kahit ano sa kanila. Unti-unti na akong kinabahan. Bakit parang mailap ang tadhana para sa akin? Habang umuusad ang buhay ng mga tao sa paligid ko, ay parang ako naman ang napako sa kinatatayuan ko. Tito Marcos mo. Good morning, Tito. Good morning. Kumain ka na. Ikaw muna umattend sa meeting ng parents sa school ni Titus. Ngayon ba yun? Kala ko bukas. Sira, anong bukas? Sa Sabado na bukas. Nga pala. Tapos, intayin mo na rin yung uwian nila para hindi ka na magpabalik-balik. Sino tatao sa shop? Mabait naman yung bantay doon kahit hindi na i-supervise. Hindi ka ba pwedeng umabsent muna sa work? Hindi pwede, Marcos. Alam mo namang ngayon palang umaarangkada yung career ko eh. Pag umabsent ako, baka mapornada pa yung promotion ko. Ngayon na nga lang nagka-direction yung buhay ko. Lulubos-lubosin ko na. Sige. Yehey! Magkasama po tayo ng whole day, Tito Marcos. Oo, kaya bilisan mo nang kumain dyan. Ubusin mo nang food mo para strong ka, okay? Okay po. Tus, kaya mo na. Lipat ka na lang sa kabila. Okay po. Mata talaga eh. Sino kaya itong tumatawag? Phone number lang ah. Hello? Hello? I'm looking for Mr. Marcos. Yes po, speaking. Oh, hi. This is Mr. Ramos. I'm the hiring manager for the position you're applying for. Hello po, Mr. Ramos. Okay lang po. Mr. Marcos, I'm wondering kung pwede ba natin i-move yung interview mo ng mga 9:30. 9:30 po? Yes. Kung okay lang naman, that's 30 minutes from now. Nako, pasensya na po. Nasa labas po kasi ako ngayon eh. Ganun ba? Okay, sige. I'll meet you at 11 a.m. then. 11 a.m? Yes. Yung original schedule ng interview mo, right? Shucks. Ayun nga pala, yung nawala sa isip ko. Bakit? May problema ba? Sir, ano po kasi eh. Nawala sa isip ko yung interview na ngayon po pala yun. Hindi po ako sure kung makakapunta po ako. Well, thank you for letting me know. Well, at least I can schedule something else at 11 a.m. Pwede po kayang i-reschedule yung interview ko? I'm not sure about that, Mr. Marcos, ha? Pwede ko sabihin yung assistant namin. But I will have to endorse you to a different hiring manager, okay? Ganun po ba? Well, I'm really sorry. Our assistant
Nard will get in touch with you kung sakaling bibigyan ka nila ng ibang schedule, okay? Have a great day. Bad trip. Bakit parang hindi ka naman masaya na nakahanap na ako ng employer sa Dubai? Masaya naman, love. Kaya lang, bakit parang ambilis naman yata? Eh, hindi pa naman agad-agad ang lipad nito eh. Mag-a-apply pa ako ng visa. Matagal na siguro yung 1 month. Tapos, lilipad ka na? Oo. Eh, di may iwan ako. Pansamantala, yes. Pero, susunod ka rin naman doon, di ba? Hindi ko alam, love eh. Hanggang ngayon kasi wala pa akong maayos na employment background. Eh, paano ako mag-a-apply ng trabaho sa Dubai? Paano ako makakasunod sa'yo dun? Eh, hindi naman kailangan sumunod ka kaagad eh. Ewan ko, love ah. Parang kasing, parang nagiging pabigat na ako sa'yo eh. Ha? Bakit? Paano mo nasabi yan? Eh kasi tingnan mo, ikaw, may employer ka na nagsasponsor ng visa mo. Samantalang ako, wala pa rin ako employment records. Umaasal ako sa family business namin. Paano ako makahanap ng work sa Dubai? Pwede ka pa rin namang pumunta doon as tourist, love. Tapos magpakasal tayo doon and then pwede ka nang mag-dependent visa, di ba? Eh, paano yung mga gastusin? Di naman pwede ko lang may sagot ng lahat. Saka mo naintindihin yun, love. Sure naman ako na makakahanap ka pa rin ng employer doon. Basta masipag ka, hindi ka mawawalan doon ng work. Promise! Love, kung sakali ba... Kung sakali hindi ako makakasunod sa'yo sa Dubai, itutuloy mo pa rin yung buhay mo? Ano? Teka, ba't naman ganyan yung mga tanong mo? Actually, mali eh. Kung sakaling hindi na ako makakasama sa'yo, pwede ka bang mangako sa akin na itutuloy mo ang buhay mo? Yung pagtupad sa mga pangarap mo? Love, kung hindi ka naman makakasama, para saan pa, di ba? Para sa'yo, para sa sarili mo. Kaya ako ginagawa lahat to para sa ating dalawa. Pero hindi nga kasi ako makasama sa'yo. Baka maging hadlang lang ako sa'yo. Baka nang dahil sa akin, hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Eh, willing naman ako maghintay, love eh. Paano kung naghihintay ka lang sa wala? Kasi, nakailang subok na ako, diba? Halos walang kumukuha sa akin na company kasi nga daw, spoiled ako at baka hindi ako sanay magtrabaho. Tapos kung kailan naman may final interview na ako, saka naman napurnada kasi kailangan ko unahin yung pamilya ko. Di mo ba nakikita, Majoy? Magkaiba tayo ng oportunidad sa buhay. Yung sa'yo, nasa ibang bansa. Yung sa akin, nandito. Nasa pamilya ko. Nasa negosyo namin. So, anong gagawin ko? Magstay na lang ako dito kasi nandito yung buhay mo. Yun ang ayaw kong gawin mo. Ayaw kong itigil mo ang buhay mo para sa akin. So iwanan kita, ganun. Kalimutan na kita. Kung yun lang yung paraan para hindi ako maging pabigat sa'yo. Kaya mo? Kaya mo akong pakawalan? Para sa ikatutupad ng pangarap ko? Eh, hindi ko kaya. Pero kailangan kong kayanin eh. Ang dali naman sabihin para sa'yo eh. Para ka nang nakikipag-break niyan eh. Sorry, Manjoy. Alam ko kung gaano kataas ang pangarap mo. Hindi kita kayang pakawalan. Pero mas hindi ko kayang maging hadlang sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Popoy at Bea, sobrang mahal ko si Majoy. At masaya ako na unti-unti na niyang natutupad ang lahat ng mga pangarap niya. At mas masaya akong malaman na never akong nawala sa mga plano niya sa buhay. Pero sa kalagayan ko, parang hindi ko kayang makipagsabayan sa pag-abante niya. Or worse, baka ako pa ang magiging pabigat at humila sa kanya pababa. Hindi naman mahina ang utak ko, Popoy at Bea. At mas lalong hindi rin ako tamad. Pero wala talaga akong swerte sa paghahanap ng trabaho. Dahil buong buhay ko, inihanda ako ni Mama para maging susunod na taga-manage ng family business namin. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako sumuko. Nakipaghiwalay muna ako kay Majoy dahil yun lang ang alam kong paraan para maging mas malaya siya
sa pagtupad sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Kung palagi niyang iisipin na meron siyang naiwan dito sa Pinas, eh baka maging dahilan lang yon para hindi siya umabante ng tuloy-tuloy. At isa pa, kailangan pa ako ng pamilya ko nung time na yon. Pausbong ang career ni Ate Klo at ako lang ang pwedeng mag-alaga kay Mark. O, ako lang pwedeng mag-alaga sa pamangkin ko. Hindi ko kayang iwanan sila para sa pansarili kong kapakanan. Habang ginagampanan ang mga responsibilidad ko sa pamilya, nagpatuloy ako sa paghahanap ng trabaho hanggang sa eventually, eh natanggap din ako. Alam kong simula pa lang yon, pero sobrang dami ko ng hirap na pinagdaanan. Grabe, kanina ba ako sa coding na to? Hindi ko makuha-kuha, nakakainis na. Hello? Marcus, pwede ka bang pumunta saglit dito sa office ko? Bakit po? May pag-uusapan lang tayo bago ako umuwi. Sige po. Sir Carlo? Uy, Marcus! Halika, pasok ka. Opo, opo. Opo ka. So, ganito kasi yon, Marcus. Napapansin kasi namin na medyo napapadalas yung mga late submission mo ng outputs mo. Oo nga po eh. May mga challenges ka ba sa current na position mo? Medyo nahihirapan lang po ako sa complexity ng trabaho, sir. Pero kakayanin naman, willing naman akong mag-overtime without pay. Pero hindi ba naapektuhan ang personal life mo? Kasi sobra-sobra na yung time na ginugugol mo dito sa office. Eh, kailangan sir eh. Ngayon lang naman to. For sure kapag natutunan ko na lahat, magiging swabe na moving forward. Okay. I love the positivity. But Marcus, you need to show progress within a month kasi kung hindi, makakatanggap ka ng markdown sa performance. Ganun po ba? I mean, I like you as an employee. Masunuring ka eh, masipag. Pero may hangganan ang makakaya kong gawin to keep you in my team. Naintindihan ko po, sir. Do you think fair naman yung 30 days for you to improve on meeting deadlines? Yes, sir. Fair naman po and achievable. Okay, ayos. Well, thank you very much for understanding, Marcus. Thank you din po sa pagbibigay ng chance. Dumating? Oo, ate. Akala ko nasa kwarto ka na kanina pa. Nag-overtime ako eh. Ah. Si Titus, tulog na? Oo, sabi nga niya, hintayin ka niya, kaso inantok na rin. Nahihirapan ka na sa work mo, no? Oo, ate. Sobrang naninibago. First time kong i-apply yung mga pinag-aralan ko nung college, ibang-iba pala. Naku, alam mo, ganyan-ganyan din ako noon. Yung feeling ko, hindi ako bagay mag-iempleyado. Eh kasi sanay tayong nagmamanage ng business ni Mama. Akala ko nga, hindi ako tatagal eh. Eh, bakit dinuloy mo pa? Pwede ka namang makapag-ipon sa negosyo natin eh. Secret lang natin to ah. Yung insurance talaga yung habol ko. At saka yung mga benefits. Kasi aminin na natin. May income nga sa business ni Mama, pero iba pa rin yung kumpleto ka ng benefits. Lalo na nung nagkaanak ako, narealize ko yun. Oo nga, no? Eh ngayon, may income na tayo sa shop, may sarili pa tayong pera, diba? Totoo. Eh ikaw, ba't ka nag-apply pa rin sa work?
Ha? Para kay Majoy pa rin? Umaasa ka pa rin ba na masusundan mo siya sa Dubai? Magdadalawang taon na kayong walang contact, Marcos. Palagay mo, single pa rin siya hanggang ngayon? Ewan ko. Magkaibang magkaiba talaga tayo, no? Ako, sobrang pasaway, walang direksyon. Sakalang naman tumino ang buhay ko nung dumating na si Titus. Pero ikaw, alam mo talaga yung gusto mo. At si Majoy yun. Pasensya ka na ha. Kung di lang siguro ako naging pasaway noon, malamang kasama mo si Majoy ngayon. Wala ka namang kinalaman doon ate. Eh, kasi pati ikaw, dinamay ko sa pag-aalaga kay Titus. Alam kong hindi ka naman namin pinilit na alagaan siya. Pero kasi napamahal na rin siya sa'yo, kaya hindi mo siya magawang iwan. At saka alam ko namang nag-aalala ka rin sa kalagayan namin noon, kaya mas pinili mong magstay dito sa Pinas. Ate. Marcos, malaki na si Titus. Maiintindihan ka na niya kung sakaling mag-abroad ka. Maayos na rin naman ang buhay ko. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala sa mga maiiwan mo dito sa Pinas. Kaya kung mag-decide ka na sundan si Majoy, eh go lang. Siguro panahon na para yung sarili mo naman ang piliin mo. Popoy at Bea, butas ng karayom ang pinagdaanan ko para hindi matanggal sa una kong trabaho. Pero nang dahil sa tiyaga, ay unti-unti rin akong nakaraos mula sa pagiging pabigat na team member hanggang sa employee of the month ng susunod na buwan. Hindi ko na namamalayan na tumaas na ang value ko sa company. At dahil nga may employment background na ako, sinubukan kong mag-apply sa ibang bansa. Sa totoo lang, Popoy at Bea, kinalimutan ko na muna pansamantala si Majoy sa lahat ng pinagdaanan ko. Gusto ko lang munang gawin ito para sa sarili ko. Para patunayan na kaya ko rin gumuhit ng sarili kong tadhana na iba sa magandang buhay na ibinigay sa akin noong sinilang ako sa mundo. At sa awa ng Diyos, nakahanap rin ako ng international employer na nag-sponsor ng working visa ko. At isinama ko sa pag-angat ang mga taong nakasama ko nung nag-uumpisa pa lang akong mangarap. Ay, sa wakas, nakapagpahinga na rin. Buti na lang hindi uso dito mag-overtime. Yun oh, muntik pa tayo magsabay dumating ah. Nakarating mo lang? Oh, pahinga lang ako ng konti bago maligo. Kumusta naman sa work mo? Eh, ayos naman tol. Medyo mas konti yung trabaho kumpara sa Pinas. Yung employer mo okay naman? Yung amo ko okay. Pero alam mo, totoo pala yung sinasabi nila na minsan kapwa Pilipino yung titira sa'yo ng patalikod. Oh, bakit? May umaarga biyado sa'yo? Malapit na. Pinapakiramdaman ko pa eh. Mag-ingat ka ha. Pag-isipan mo mabuta kinikilos mo, mahirap na. Oo naman tol, huwag ka mag-alala. Teka, saan na ba yung laptop ko? Uy, kararating mo lang galing work. Trabaho na naman na atupagin mo. Ah, hindi. Iba to. Sa expo to. Ah, excited ka na? Medyo. Sus, medyo daw. Tinignan ko yung history ng browser mo kanina. Puro profile ni Majoy. Gago ka. Bakit pati browser history ko tinitingnan mo? Eh, nakalagot ka naman eh. Hindi ko naman nakita yung ibang personal info mo. Pero aminin mo, mismo na si Majoy, no? Yung totoo, hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa sure kung yun nga ba yung nararamdaman ko. Kasi sa tagal namin hindi nakita at nag-usap, parang blanco na yung nararamdaman ko ngayon eh. Sabagay, pero ano ba mga napag-usapan nyo sa chat? Wala, ano. Kumustahan lang, tapos sabi niya pupunta naman daw siya sa expo. Sabi ko pupunta rin ako, kaya magkita na lang kami kung nakayanin pa ng time. Nice, good luck tol.
Well, sana maging mabait sa'yo ang tadhana. Sana nga. Tao dito. Ikaw kaya hanapin si Majoy. Dalawang oras na ako naglalakad dito. Tawagan ko na lang kaya sa messenger. Kaso nakakahiya naman. Baka sabihin ang hindi ko masyado. Eh, bahala na nga. Nakakahiya man pero mas okay nang itry kaysa pagsisihan ko na hindi ko sinubukan. Okay. Dami nang nawalang panahon sa atin, Majoy. Hindi ako papayag na mangyari ulit yun. Yun lang. Ayaw sagutin. Ano naman busy? Kainis naman. Susayang pa yata pagpunta ko dito ah. Kain na lang kaya muna ako. Sayang naman, tol, kung uuwi ka na. Eh, wala akong magagawa. Kanina pa ako naglalakad eh. Nagtatatlong oras na. Teka, nalipot mo na ba yung buong venue? Oo, tol. Wala talaga eh. Baka naglalakad din siya tapos nagkasalasi kami. Eh, paano yan? Give up ka na muna sa kanya. Eh, hindi ko alam. Kasi kung gusto niya naman ako makita, hanapin niya rin naman ako, diba? O kaya sasagutin mo lang niya yung mga tawag ko. Sabagay. Eh, baka talagang ayaw niya na rin, tol. Yung pagre-reply niya sa'yo sa messenger, baka bilang respeto na lang sa'yo. Tsaka baka hindi na talaga siya interesadong makita ka ulit. Ganun na nga siguro. Mahirap man eh. Kailangan ko tanggapin yan. Kapag alala, tol, pag kailangan mo ng karamay, dito lang ako. Inuman tayo. Bago bawal nga, di ba? Joke lang. Asya, uwi na rin ako. Madami lalo yung mga tao dito sa event. Oh, sige, sige. Ingat, ha. Sensya ka na, Majoy, ha. Siguro, oras na para isuko ko yung pag-asa ko na magkita pa tayo ulit. Baka hanggang doon lang tayong dalawa. Paalam, Majoy. Majoy? I don't think that I have to explain this. When I look at you, everything explains itself. Your beauty shining with the brightest star. Ikaw nga. Ikaw, ano, pauwi ka na ba? Oo, sana. Kanina pa kita hinahanap ka, so... Hinahanap din kita. Talaga? Oo, kaya gusto nga kitang tawagan ka, so... Kung kailan may event, saka ako pa naiwan yung phone ko sa car. Ah, kaya pala. Papunta na nga ako dapat sa parking lot. Buti nakasalubong na kita. How can they not make every heart feel lighter? Your presence takes the loneliness away. So, anong plano? Kumusta ka? Ha? Pumayat ka kumpara nung huling kita ko sa'yo ah. Okay naman, mas naging seryoso lang sa buhay pero nakaraos naman. Kita ko nga.
Kitang-kita ko sa mga mata mo yung hirap na pinagdaanan mo. Mukhang hindi naging mabait ang kapalaran sa'yo, ha? Tama ka, Majoy. Hindi naging mabait ang kapalaran sa akin noon. Pero hindi na ngayon. Kasi binigay na niya sa akin yung matagal ko nang hinihintay. Pinagtagpo na niya ulit tayong dalawa. Papuy at Bea, marami pa kaming pinagdaanan na adjustment, Majoy, noong nakita kami sa Dubai. Sa haba ng panahon na hindi kami nagkita o nagkausap man lang, parang hindi na namin kilala ang isa't isa. Pero hindi ko na pahabain pa ang kwento. Dahil ang ending naman, naging kami pa rin sa dulo. Ibinahagi ko itong kwento ko hindi para iyabang yung mga bagay na nagawa ko sa ngalan ng pag-ibig. Lalo't alam kong marami pa kayong letter sender na nakagawa ng mas malalaking sakripisyo para sa taong mahal nila. Siguro kung may aral man na mapupulot sa kwento ko, masasabi kong may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para sa sarili, may panahon para sa pamilya, at may panahon para sa pag-ibig. Mahirap ipilit ang isang bagay na hindi pa napapanahon. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Popoy at Bea, and hopefully, isa to sa mga may ere nyo balang araw. Patuloy kaming mag-aabang sa YouTube at Spotify. Hanggang dito na lang, keep safe, at ingat po sa inyong lahat na nandyan sa Pinas. Lubos na gumagalang, Marcus. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. My Joy. Diyan na gano'ng nagtatapos ang story ni Marcus dito sa ating hashtag Dear M.O.R. My Joy. Bago ang lahat, 2:30 na ang oras sa ating mga kabarkada. At ang dami-dami ko na nababasang mga magagandang comments dito. Kaya sige, umpisahan na natin ang ating chikahan because it's your time to shine, kabarkada. Oo. Unahin ko munang itong sinabi ni Laura Sharpay. Sabi niya, ito lang masasabi ko. Sana all my and we've we live happily ever after. Ayan, walang the end yan. Ayan, muntik na akong hindi makapakinig. Nakatulog kasi ako. Nakaloka ka naman, Lord Sharpie. Sabi ni Jazeline May Festin, ibig sabihin talaga, totoo ang second chance. At totoo, pag kayo ay kayo talaga. Nakakatuwa ang ending. Stay strong, lovers! Sabi naman ni Sergio Gonzalez, kaya ako, naniniwala talaga ako na kahit gaano ka mapaglaro ang pag-ibig, pag si tadhana na yung nagdikta, mapupunta pa rin talaga tayo sa mapupunta pa rin talaga sa iyo ang tama at ang taong gusto mo. Ayan, oh, saan pa ang mga comments niyo? Sabi ni Marvin, pangit ang kwento, maganda pa kwento ko dito. Marvin, may saltik ka na naman. May saltik na naman po si Marvin. Nakakaloka ka, Marvin. Minsan ka na nga lang nandito. Ganyan pa chichi ka mo. Ano? Nakakaloka ka. Umayos ka. Sabi naman ni Renny Boy, syempre habang nag-aaral yan, si Majoy, marami ang aaligid-aligid na manliligaw. Syempre, school yarn eh. Ayan. O, eto na nga ang ating chick. Actually, madami tayong pwedeng tignan na angulo dito, mga kamorkada, no? Ito yung perfect example na life happens. Ayan. And it's also another example, yung buhay nito ni Marcus, na hindi porket, let's say, may kaya ka, may pera ka, everything's going to be easy. Of course not. Oo, kahit na, oh guys, kahit na ba, yung billion-billion na ang pera, tingin mo, ang tawag dito, may peace of mind pa rin sila. Syempre, meron pa rin mga ano yan, meron pa rin mga problema yan. Una sa lahat, may takot sila na anytime pwede silang kidnapin. May takot sila na, alam mo yon, anytime baka mawala yung billion-billion nila, isang pagkakamali lang, business decision lang, diba?
Tapos, ito yung klase ng nakakaaning humanap ng partner kasi baka mamaya pera lang ang habol sa'yo o kaya pinagbabalangkan ka ng masama. Kaya feeling nyo ba? Porque mayaman na yung peace of mind at masaya na, may alam mo yun, okay na ang buhay. Wait a tip. Kaya ganito ni Marcus, aminado siya na meron silang family business, never siyang nakaranas ng gutom, pero ito na nga ang naging problema. Dahil very comfortable siya sa buhay niya for the longest time, nahirapan siya tuloy humanap ng, anong tawag dito? Nang trabaho-trabaho talaga, na galing lang sa kanya. Kasi all his life, sabi nga niya, he was being prepared to take over the business. So doon lang siya nakafocus. So, hindi niya siguro naranasan paano maghanap ng trabaho, paano kabahan sa interview, paano pagplanuhan talaga yung pagpasok sa isang malaking kumpanya. Diba? Yung mga ganong klase ng bagay. Kaya tingnan niyo kanina, meron siyang job interview. Pero nawala sa isip niya kasi busy siya dun sa pamangkin niyang si Titus. Kung ikaw, you're in the zone to actually find a job and you were practicing na talaga ever since nag-aaral ka na okay, pagka-graduate ko, hahanap ako ng trabaho, hindi mo makakalimutan na may interview ka. Bagkus, days before or probably a week before your scheduled interview, paghahandaan mo na yan, di ba? Pero dahil alam mo yon, iba yung kinalakihang background ni Marcus, puro business, not necessarily being an employee or future employee, eh nawala sa isip niya yung interview niya dahil nga nag-aalaga siya ng pamangkin niya. Now, eto na nga yung ano, no? By the way, shoutout nga pala sa lahat ng mga tito-tita na super dedicated sa pag-aalaga ng mga pamangkin. Yung dahil yung magulang ng bata, eh pwedeng busy sa trabaho o kaya hindi pa ganun kaayos yung direksyon ng buhay, eh yung mga tito-tita ang talagang nag-take over sa pag-aalaga ng kanilang pamangkin. Shoutout po sa inyo, maraming salamat for loving your pamangkin na parang kala nyo eh tunay nyong mga anak. Kaya thank you so much sa pagkakaroon ng mahabang pasensya, sa pagsalo sa mga magulang na alam mo yon, hindi kayang alagaan yung anak nila for various reasons. May it be may trabaho, may it be may problema pa personally, or alam mo yon, irresponsable yung magulang. Salamat sa mga katulad ni Marcus na alam mo yon, hindi tinamad, hindi, anong tawag dito, inayawan yung kaate niya na nangailangan ng tulong sa pag-aalaga ng pamangkin. Shoutout sa inyo, Makoy! Si Makoy nag-aalaga din ng pamangkin niyan. Ayan, oo, yung ating producer. Diba? Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ang laking tulong, actually, yung magkaroon ng responsableng kapatid, tito-tita, lalo na kapag kabata pa yung baby. Kaya lang, syempre, ito sa storyang to, ito sa kay Marcus lang to. I'm not saying ganito talaga nangyayari most of the time sa ibang mga tao. Pero dito sa nangyari kay Marcus, parang ang naging ano tuloy, ang naging sort of kind of reason behind dun sa hindi niya talaga pag-usbong sa paghahanap ng trabaho, eh dahil naging abala siya sa pag-aalaga ng pamangkin niya. We're very thankful, no? Thankful tayo na, alam mo yon, nag-take over talaga si Marcus nung kinailangan ng tulong sa pag-aalaga ng bata. But somehow, wag sana nating gamitin excuse yon. Wag sana nating sisihin yung part na yon, yung pag-aalaga natin ng bata, kung bakit hindi tayo nakakausad sa ating ano, nakakausad sa ating personal life. Kasi tandaan nyo, lahat tayo capable gumawa ng desisyon sa buhay. Lahat tayo may choice, 'di ba? At kung ano man yung mangyari nangyayari sa iyo, it's not other people's fault. It will always be your fault. Kasi kung meron ka mang ginawa, pinili mong gawin 'yun eh. Napilitan ka man, pero pinili mo pa rin gawin 'yun, 'di ba? So kung sakali man ka Markada, eh, ganyan yung sitwasyon na busy kasi ako sa pag-aalaga, ganyan, eme. If you really want to find the job, if you really want to flourish yung career mo, you will always find a way. Diba? Talagang tatrabahuhin mo yan regardless kung meron pag naka, ano sa'yo, naka, ang tawag dito, nakabalakid sa'yo na pag-aalaga, ganyan, eme. And take note, Marcus, ha? I mean, tapos naman, ha? Pero, hindi mo may kaya naman kayo.
Ano ba naman yung humingi kayo ng konting tulong sa pag-aalaga sa bata? Kumuha kayo ng kasambahay, ng yaya, para kung sakali, ayan, gaya ng ganyan, meron kang interview, iwanan mo dun sa lola, pero pasamahan mo ng kasambahay para hindi, or ng yaya, para hindi masyadong mahirapan ang lola. Pero syempre, alam mo, ang talagang may cargo niya, nanay. Yung nanay. Kaya lang, anong nangyari? Si Marcos, pinagbigyan muna yung kapatid. Pinauna muna niya yung kapatid niya. It could be out of kindness, yes. Or it could be because, eto ha, napansin ko, marami din sa inyo ang may ganito, baka nag-self-pity etong si Marcos. Nakita niya kasi si Majoy, pataas na, 'di ba? Nakita niya talagang trabaho kung trabaho si Majoy, 'di ba? Ang tawag dito, ginawan talaga ng paraan lahat, makapag-aral, makakuha ng scholarship, magtrabaho, and alam mo 'yun, meron talagang may goal talaga si Majoy na maging ibang bansa ko, ganyan-ganyan. Tapos siya, feeling ni Marcos na stuck siya sa pag-aalaga, nagtuloy-tuloy yung pagsa-self-pity ng lolo mo. 'Di ba? Dalawang tao ang pwedeng, dalawang klase ng personality pwedeng makita natin dito eh. Are you a Majoy na ang daming balakid sa harap pero whatever, I'm going to do my best pa rin, alam mo 'yon? Or ikaw ba e Marcos na nakakita ng balakid sa harap, nakakita ng ibang mga taong umuusbong na ay, napanghinaan ng loob. Parang nag-self-pity, parang ang tawag dito, paano ba yan? Buti pa sila, ganito, ganyan. Ako, nandito ako, ganyan, ganyan. Diba? Dalawa yung pwede mong piliin eh. Harapin mo yung mga challenges na yan or magpaka-self-pity ka. Diba? Well, hindi naman natin masisisi ang isa't isa kamarkada kapag medyo naawa muna tayo sa sarili natin. Pero wag naman kayong tumambay doon sa pagsa-self-pity ninyo. Diba? Sige, mag-self-pity kayo pero gamitin nyo yung frustration na yon to actually work, to actually move para dun sa future mo. Hindi para makipagsabayan dun sa iba, kundi para, alam mo yun, gawin mo kung ano yung gusto mo talaga, yung gusto mong marating, yung pangarap mo talaga. More than yung makipagsabayan sa iba. Again, mga kamarkada, we always have a choice. Pero etong kay Marcos, somehow nakita ko, pinili niya munang mag-self-pity. Dito muna ako, okay? Dito na lang muna ako sa pamangkin ko. Buti na lang talaga. Buti na lang nung, kung hindi pa sinabi nung kapatid niya, Marcos, ano bang ginagawa mo? Parang ikaw na lang ata yung nagsasabi sa sarili mo na tumambay ka na lang dyan sa posisyon mo na yan. Hindi ka naman namin pinipilit. Sabi ni ate yan ha, hindi ka naman namin pinipilit alagaan yung pamangkin. Diba? Pero ikaw ang nagpresenta. Diba? So, sino bang may sabi sa'yo, tumambay ka dyan? Alam mo, it's about time. Go, do your thing. Eh, yun pa lang nangyari. Diba? Pwede naman nagawa ng paraan ni Marcos. Eh, kaya lang nga nauna yung pagsa-self-pity ni Kuya. Kaya ayan tuloy, napatambay siya dun sa kinalulugaran niya. Pag-aalaga ng pamangkin. And alam mo yun, hindi yung pagtrabaho talaga sa paghahanap ng employment. Alam mo yung ganun. Kaya minsan mga kamarkada, i-check nyo yung mga sarili ninyo. If you're in a position na parang, oh my God, I'm so kawawa naman, lahat sila nakausad na, tanungin mo muna yung sarili mo, ano bang klase sitwasyon meron ka ngayon? Sigurado ka, wala kang paraang magagawa? Sigurado ka, nakakulong ka na talaga dyan? You double check, you triple check yourself. Ang problema ba na yung mga tao sa paligid mo o ang problema nasa sayo? Diba? Pinipilit ka ba ng mga tao? Kinulong ka ba ng mga tao dyan? Kaya hindi ka makausad sa sarili mo? Diba? You double check yourself. Para alam mo yun, hindi mo nararamdaman yung feeling na napag-iiwanan ka. Ngayon naman, when it comes dun sa love life, alam nyo mga kamarkada, sakit talaga natin minsan yan, no? tingnan mo, tanungin mo sarili mo kung ganyan ka, ha? Alam mo yung kunwari, mag-jowa tayo, tapos yung jowa ko, talagang umaariba ang kareret. Tapos, tinatry niya akong hilahin, pero na medyo heavy guts tayo. Kayo ba yung klase ng jowa na una, eto din, magsa-self-pity din, nakakabigat na ako sa'yo. Alam mo, maghiwalay na lang tayo para alam mo, hindi kita napipigilan sa mga gusto mong mangyari. Or, ikaw ba yung klase ng jowa na,
hinihila ko ng jowa ko pataas. Alam mo yun, dapat labanan ko rin yung ito, labanan ko rin yung mga challenges na to kasi merong isang tao dito na naniniwala sa akin, kaya dapat hindi ko siya ma-disappoint. Dapat yung trust at yung paniniwala na binibigyan niya sa akin, i-put into action ko. May mga ganon. Pero marami yung parang, sige na, mauna ka na, doon ka na. Ano tawag dito, mapapabigat lang ako sa'yo. Mapipigilan lang kita, ganyan-ganyan, Chinese-Chinese. Alam mo yung nag-self-pity, kaya ano nangyari? Nag-break tuloy! Alam mo yung jowa mo, wala namang sa isip na breakan ka. Alam mo yung para sa kanya, hindi ka naman nakakabigat. Pero dahil iniisip mo na nakakabigat ka, wala, nasira tuloy. Nag-break tuloy kayo, diba? Although, syempre, may mga bagay talaga na, ang tawag dito, ito lang yung pantapal dyan, yung everything happens for a reason. Everything happens for a reason, gaya nito nung pag-break ni Marcus at ni Majoy. Nag-break sila so they can focus on themselves. Nag-break sila para, alam mo yon, siguro tama nga na para magtuloy-tuloy na si Majoy at si Marcus, ma-realize niya ano yung kulang sa sarili niya or kulang sa buhay niya. So necessary talaga yung breakup. Or pwede rin, iba rin yung pwede maging ending if they remain together, if they stuck with each other. Alam mo yung kung tinuloy nila yung paghihilahan nila pataas. Alam mo yung ganon. Pwedeng iba rin yung maging ending. Pero ito yung path na napili ni Marcus at ni Majoy. And somehow, naging okay na rin naman na, di ba? They ended up with each other din naman. And kadulo-dulo, sila rin naman ang nagkatuluyan. But you know, minsan naiisip din natin, things could have been easier, maybe. Or things could have been different, maybe, kung hindi sila nag-break. Alam mo, well, we never know kasi ito yung desisyon pinili ni Majoy. Pero what I'm trying to say, mga kamarkada, is whatever happens sa buhay mo, whatever happens sa love life mo, you cannot blame other people. You can only blame yourself. Kasi yung desisyon nasa sayo. Okay, ikaw ang nagdidikta ng sarili mong buhay. Pero alam mo, question ba when it comes dun sa salitang tinadhana or destiny? We all have this tinadhana or destiny. Pero hindi yan isa lang. Alam nyo ba yon? Nagbabago yan. Depende dun sa desisyon na gagawin niyo kada merong darating na challenge or kada merong situation na kailangan nyo mag-decide. Nakigets nyo ba? Para kasing yung iba na sa isip nila, pag kayo, pag tinadhanang kayo talaga, ganyan-ganyan. Hindi eh, pwede rin hindi. Depende nga sa desisyon na kukunin mo. We have many different destinies, kamorkada. Makakarating tayo doon, depende doon sa desisyon or sa choice na pipiliin nyo. We don't have one destiny. Yun, doon ako naniniwala. We don't have one destiny, we don't have one tinadhana. Our tinadhana, our destiny will always be based on our decision right now. Gets nyo ba? Kasi kung palagi na lang, may destiny naman tayo, may tinadhana tayo. Bakit pa tayo nagpaligoy-ligoy, di ba? Ano pang point? Kaya tayo nagpapaligoy-ligoy kasi dun nakabase kung saan tayo mapupunta in the end. Nagigets nyo ba? Oo. Kasi, oo. what I'm saying is, huwag nyo masyadong asahan yung destiny. Lahat tayo darating dun sa destiny or dun sa tinadhana para sa atin. Pero, nakadepende yon kung paano tayo pupunta doon. Pwedeng nandito tayo sa destiny na to, or pwedeng nasa kabilang destiny or ibang tinadhana tayo. Okay? Yun yung sinasabi ko. I mean, we can always look at the future, but please, don't forget to work on the present. Yun na lang siguro yung gusto kong ichika sa inyo, mga kamorkada. Nakakaloka, no? Itong storyang to. Anyway, basa nga tayo ng mga comment ninyo. Sabi ni Mark Kamang, ayan, laban lang dapat palagi. Huwag mawawala ng pag-asa para sa ikagaganda ng ekonomiya. Ganon. Si sabi ni Gail, matured na po si Marcus Bea, kaya huwag mo na sermonan. Alam ko namang matured na siya in some parts. Hindi. Matanda na si Marcus. Matured na siya, yes. Pero he doesn't know everything yet. Lahat naman tayo. Hindi mo natin alam lahat.
'di ba? Marami pa rin tayong mga hindi alam sa buhay kasi marami tayong hindi pa nararanasan. 'Di ba? Marami akong alam na hindi mo alam, marami kayong alam na definitely hindi ko alam kasi magkakaiba naman tayo ng experiences sa buhay. 'Di ba? Lahat ng chinichika ko ngayon, well hindi na siguro para kay Marcus kasi tapos na si Marcus, pero para doon sa may mga similar situations na ongoing katulad nung kay Marcus or yung pwedeng mga papunta pa lang doon sa nararanasan ni Marcus ngayon. Sabi ni Princess Cheng, sana alls na lang. Someday ako naman na makapunta abroad. Well, you have to work on it, 'di ba? Sabi ni ano pa? Sabi ni Jazelyn Fistine, isa ako doon, yaya, ninang at tita ang lagay ko sa mga pamangkin ko. And we thank you, Jazeline. Oo, we thank you so much for being the very best tita, the very best ninang when it comes to your pamangkins or your inaanaks. Sabi ni Renny Boy, very rare yung ganyan na naghihintay pa rin. Siguro sa 100%, mga 5% lang siguro, yung mga matyagang mag-antay. Mag-antay ng ano, Renny Boy? Parang kanina mo pa comment to, pero mag-antay ng ano? Oo. Sabi ni Chichi Rojo, I believe in destiny. Yes, you can always believe in destiny, but you create your own destiny. Ganon! Sabi ni Joyce Santa Maria, darating ang nilaan para sa'yo in God's perfect time. Kaya huwag madaliin ang mga bagay-bagay sa true. Huwag magmadali, slowly but surely. Just make sure na you're moving. Just make sure na you're doing something. And you're just not making tunganga like that. Alam mo yun? Sabi ni Jaceline, yaya ang tawag nila sa akin, DJ Bea. Nakakaloka naman. Uy, i-correct mo yan, Jaceline. Nakakaloka. Baka mamaya abusuhin ka niyan pagtanda nila, pag sobrang spoiled. Charot. Ayan. Kayo ba? May mga comments and suggestions pa? Walichi na? Okay. O, eto. Bago tayo magpaalam, pasalamatan muna natin lahat ng mga nagsipagganap for today's video. Unang-una na dyan, si Marcus Dan Caposion tayo dyan. Si Majoy Cindy Basena, maraming salamat. Si Nard kanina, jagkama tayo dyan. Si Weng Chan Palma, si Annie, Jackie G. Oo, yung nanay. Oo, si Klo, ako po yan. Si Titus Jamie Rubio tayo dyan. Si Sir Carlo, China Pops yan. Si Mr. Ramos kanina, Makoy Marcos yan. At ang tumanggap po ng letter nitong si Marcos ay si Warly Alagaw. At syempre, ang nag-edit ng drama ay si Joko Loco. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At eto, syempre, bukas, magkakasama pa tayo. Tingnan natin kung makakasama natin si Popoy. O eto, pag wala si Popoy bukas, ano ba? Pipili ako ng isa na dapat magpa-milk tea. Charot! Tingnan natin kung makakasama natin si Popoy bukas. Pero I'm pretty sure makakasama natin si Popoy bukas. Kaya eto na, ano ba ang mapapakinggan natin for tomorrow's video? Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Well, yun yung deal breaker. Magustuhan mo kaya yung tunay na siya? I'm not saying masama siyang mabay or not worth it, ha? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Malayo siya sa ganun. She's a good girl. Kalog pero matino. Alam mo yun, magkakatalo lang sa factor na pagiging compatible ninyo. Hashtag Dear M.O.R. Never mind. Naku! Usapang compatible tayo bukas at usapang never mind. O, yan po ang ating mapapakinggan for tomorrow. Kaya, see you tomorrow guys. At gaya na lagi sinasabi ni Popo, you stay safe, you stay healthy, at stay in love and stay happy. See you tomorrow. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Ako nga po pala si Yasi, 30 years old at tubong Balanga, Bataan. Ang totoo niyan, nahihiya pa nga po kung ibahagi ang kwento ng buhay kong ito
pero ang Mama Belen ko ang pumilit sa akin na ipadala ang kwento kong ito. Nang magkaroon ng pandemic, ay nahilig ang mama ko sa online shopping. Lahat ng promo, pinatos niya. Parang linggo-linggo, may makikita akong bagong gamit sa bahay namin. Akalain mo yun, mas adik pa sa pamimili ang mama ko kaysa sa akin o kaysa sa akin na anak niya. Gusto ko mang pagsabihan si mama na sana hinay-hinay lang sa gastos, pero syempre, walang magulang ang nakikinig sa kanyang anak. Kaya hinayaan ko na lang si mama. Online shopping lang naman ang bisyo ni mama, kaya pinagbigyan ko na. At isa pa, di naman siya nababaon sa utang at nagagawa pa rin niya ang kanyang mga responsibilidad. At dahil sa pagka-online shopaholic ni mama, ay kilala na siya ng halos lahat ng mga rider o delivery boy sa amin. Yessie, anak, gising ka na ba? Anak, alis muna ako saglit ha. May pa-zumba daw kasi si Kapitan sa basketball court. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-zumba-zumba. Tsaka para sumeksi na rin ako. Kapag ako sumeksi, nako, huyo talaga yung magaling mong tatay. Hindi hamak na mas maganda naman ako sa pinalit niya, no? Mas sexy lang yun at mas bata. Anak, magsaing ka na, ha? Tapos yung baboy sa ref, nilabas ko na para ma-defrost. Hiwain mo na lang kasi magluluto ako ng sinigang mamaya. Tapos banlawan mo na rin yung mga gulay. Maghiwa ka na rin ng sibuyas. Ayoko ma, nakakaiyak maghiwa ng sibuyas. Eh, gabi-gabi mo namang iniiyakan yung ex mo. Anong pinagkaiba nun? Che, mama naman eh, aga-aga, ingay-ingay. Aba, ako pa maingay. Hoy, Yasi, tanghali na ha, gumising ka na. Oo na ma. Oo raw. Pag ako, pagbalik ko rito mamaya at wala ka pang nagagawa sa mga bilin ko, ha? Yari ka sa akin. O siya, aalis na ako. Baka malate pa ako sa Zumba eh. O Yasi, yung mga utos ko. Ay, ang ingay talaga ni mama. Makatulog na nga ulit. Apo! Apo! Ano ba yan? Ang aga-aga namang bisita. Apo! Tagal naman buksan ni mama yung kumakatok. Istorbo naman eh. Inaantok pa ako. Ngayon na nga lang nakatulog ng maimbing. May nambubulahaw pa. Mama! Mama, may kumakatok. Buksan nyo naman po! Mama, may tao sa gate! Ano ba yan? Nakaalista pala si mama. Aga-aga, nasa labas agad. Mama talaga, oh. Apo! Ma'am Belinda Rosario? Kitam, kay mama pa palang bisita. Kung tawagin pa si mama, buong pangalan pa. May ma'am pa. Ma'am Belen, yuhu! Sana po yu! Sandali, palabas na! Di makapaghintay! Sino po sila? Ah, parcel delivery po kay Belen del Rosario. Kayo po ba yun, ma'am? Si mama talaga kahit kailan, oh. Ang hilig mamili online. Ano na namang order niyang ni mama? Si ma'am naman, aga-agang sungit ka agad eh. Eh kasi naman, sarap ng tulog ko tapos kakatok ka ng malakas. Nagising tuloy ako. Eh, yun naman po talaga yung punto ko, ma'am. Kaya ako nga nilakasan para magising kayo eh. Patawa naman kayo. 10 minutes na kaya akong kumakatok sa inyo. Okay, sorry. Wala kasi yung magaling kong nanay, nakimaritas na naman kung saan lupalop ng bataan. Ano ba yung order ni mama? Air fryer po. Air fryer? Mama talaga, oo. Di ba ang mahal niyan? Saan kumuha ng pera si mama? Ay ma'am, hindi po. Naka 11-11 promo po kami ngayon, kaya mura lang yung kuha ni ma'am bilhin ng air fryer. Check niyo po yung website namin ma'am, alam ko may promo pa. Tigilan mo ako. Wala akong pera pang gastos sa ganyan. O siya, akin na yung order ni mama na makabalik na ako sa tulog ko. Ano kasi ma'am? Ano? Bakit? Eh, hindi pa po bayad to ni Ma'am Belen eh. Cash on delivery po kasi yung mode of payment. Ano?
Mamamanda ka talaga sa akin pagbalik mo dito sa bahay. Tapos ma'am, picture pa po para proof na na-deliver na yung package. Ano? Niloloko mo ba ako, kuya? Ma'am, ganun na po talaga yung protocol ngayon. Kuya, bagong gising ako. Gulo-gulo pa buhok ko. At teka, wala pa yata akong bra. Diyos ko, Lord. Okay, ma'am. Simulan na po, ha? 1, 2, 3. Teka lang, kuya. Hindi pa ako ready. At saka... Okay na, ma'am. Teka, kinunan mo na ako ng picture, eh. Yes, ma'am. Hindi pa nga ako ready. Kuya, bakit naman ganun? Ulitin mo. Ay, hindi na po pwede, ma'am. Memory full na po yung phone ko, eh. Kainis ka naman. O, ito ng bayad sa order ni mama. Sige na, chupi na, chupi, chupi. Grabe naman makapagpalaya si ma'am. Pwede ba? Wala akong time makipag-usap sa'yo. Sige na, marami pa akong gagawin. Goodbye. Sige po, goodbye po. You again po on your next order, ma'am. Wish mo lang. Haro, Diyos ko. Dumating na pala yung in-order kong air fryer. Akala ko bukas pa to eh. Uy, Yasi, anak. Andiyan ka na pala. Ano na naman yung pinagbibili mo, ma? Huy, anak. Air fryer to, no? Useful kaya to. Mas madali nang magprito at saka mas healthy pa. Kaya hindi na kailangan ng mantika. Ayan o. Ikaw, kaaga-aga high blood ka. Kasi puro mamantika yung kinakain mo. Hindi, ma. Kaya ako naha-high blood kasi ako na naman yung nagbayad ng in-order mo. Ay, ganun ba? Naku, sorry anak. Tapos ang aga-aga pa kumatok nung delivery boy. Alam mo namang puyat ako galing trabaho. Galing sa trabaho daw. Ang sabihin mo, puyat ka. Kasi iniyakan mo na naman yung walang kwenta mong ex na si Elmer. Whatever, ma. At ma, grabing kahihiyan inabot ko kanina. Di ko akalain na may picture-picture ng pakanayang online delivery na yan. Bagong gising ako, ma. Tapos nakanganga pa ako sa picture. Sabi kong hindi pa ako ready. Pinicturean na ako agad ng magaling na delivery boy na yon. Ay nga pala. Sinong delivery boy kanina? Si Martin ba, ha? Kaya ba, nako-conscious ka nung pinipicturean ka? May itsura yung batang yon. Aba, malay ko, ma. At teka, kilala mo na mga delivery boy? Anak, sa dalas kong mag-order, eh close ko na yung mga delivery boy. So mga friend na linmerkado mo na sila, ganern? So ano ha? Sino nga yung nag-deliver kanina nang mabigyan ko ng tip next time? Ay wow! Magbibigay pa ng tip? Eh ako nga yung nagbayad ng order mo, ma. Ay, oo nga pala. Sorry anak ha. So ano? Si Martin ba? Di ko nga alam ha. Hindi ko naman tinanong pangalan. Matangkad ba na medyo moreno? Oo, oh, yun nga ata. Gwapo no. Bagay kayo nun. Mama! Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Tsaka, malamang may asawa na yun. Ikaw ba? Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Hindi na ako mag-aasawa, ma. Kayo nga ni Papa, naghiwalay din eh. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ng Papa mo. Ay, sandali. Katulad pala ng ex mong si Elmer yung Papa mo. Nang iwan din. Kitam, pare-pareho lang lahat ng lalaki. Pero ibang kutub ko sa Martin na yun. Mukha namang matino. Swerte ng asawa nun siguro. Hayaan mo, eh makakahanap ka rin ng lalaking kagaya ni Martin. Kung may dumating, eh di may dumating. Kung wala, ayos lang. Masaya naman akong single. Papuyat Bea, syempre, nagsisinungaling akong masaya naman akong single. Walang ganon, Mars. Sa tagal namin magkarelasyon ni Elmer ay inaamin ko na namimiss ko na may nagtitext sa akin kung kumain na ba ako o kung patulog na ako. Nakakamiss na may nag-aalala sa akin. At umaasa pa rin ako na tatawagan ako ni Elmer. Hindi ko kasi alam kung bakit isang araw hindi na lang siya nagparamdam. Alam kong may malalim siyang dahilan. Gusto ko lang marinig yung paliwanag niya kahit na sa tingin ni Mama ay ginost na ako ni Elmer. At ang pag-ghost niya sa akin ay parang breakup na rin. Dahil tingin ni Mama ay break na kami ni Elmer, aba, ang magaling kong nanay, nireto na yata ako sa lahat ng rider o delivery boy. Pero ang pinakapaborito niya sa lahat ng delivery boy ay ang asungot na si Martin. Thank you.
hina naman ang signal ng cellphone sa loob. Kaya siguro di dumadating mga text ni Elmer. Dito na nga lang muna ako sa labas. Apo! Ay, kabayo! Ay, good evening, ma'am. Nandiyan po pala kayo. Diyos ko, kinulat po naman ako. Ay, sorry, ma'am. Hindi ko rin po kasi kayo nakita eh. Madilim na rin po kasi. Okay lang, nangyari na eh. O wag mo sabihin may delivery na naman si mama. Eh, ganun na nga po, ma'am. Mama talaga. Ano naman yan ngayon? Diffuser po. Ano yun? Ma'am, yung diffuser po, lalagyan niyo po siya ng scented oils para ikalat niyo yung bango ng scented oil sa bahay niyo. Ang dami talagang alam ni mama. Minsan di ko na alam kung sino pa bang anak sa aming dalawa eh. Yasi, anak, andito na ako. Oh, Martin, andito ka pala. Ay, good evening po, Ma'am Belen. Hulaan ko, may package ako, ano? Galing niyo talaga, ma'am. Ano pa nga ba, ma? Dali na, ibigay mo na sa akin. Teka, magkano ba yan? 200 na lang lahat, ma'am. Naka-promo kayo eh. Siyempre, hindi naman ako bumibili pag hindi promo. Ayoko kayong mapamahal. Wais talaga kayo mamili. Teka, Martin. Gabi na. Eh, bakit nagde-deliver ka pa? Kasi nung umaga po ako nag-deliver, nagalit po yung maganda niyong anak. Nakasimangot pa nga po sa picture eh. Kaya nagbaka sakali ako na baka paggabi ako nag-deliver, umiti na po si Ma'am Yasi. Ano? Oh, Yasi. Wala nang araw, umiinit pa yung ulo mo. Pagpasensyahan mo na tong anak kong si Yasi, ha? Brinake kasi siya nung ex niya, eh pero umaasa pa rin na balikan siya at i-text at tawagan. Mama! Malas talaga sa lalaki tong anak ko eh. Kaya ikaw, Martin, ha? Swerte ng asawa mo sa'yo. Sa tingin ko eh, mabait ka at masipag ka pa. Eh, ma'am, wala po ang asawa. Ano? Naku, pasensya ka na. Naku, Martin, akala ko kasi eh meron. Paano nyo nasabing may asawa ko? Eh bakit ang sipag-sipag mo eh wala ka pa namang binubuhay na pamilya? This oras na ng gabi eh, nagde-deliver ka pa. Eh, ma'am, kasi ang prinsipyo ko sa buhay, bakit ko pa ipagpapabukas sa mga bagay na kaya ko namang gawin ngayon? Tsaka kahit wala naman po akong binubuhay, kailangan ko pa rin magsumika para sa mga pangarap ko sa buhay. Sa bagay, eh tama ka naman dyan, iho. At mabuti nang may pangarap ka. Hindi tulad ng ibang lalaki dyan na patapon at walang direksyon ang buhay. Hindi tulad ng ex ng isang babae dyan. Kanina ka pa tahimik dyan. Kausapin mo naman tong si Martin. Di naman kami close. Kaya mo nga kakausapin para maging close kayo. Ewan ko sa'yo, ma. Nako, Martin. Pagpasensyahan mo na yung anak ko, ha? Mabait naman talaga to. May topak nga lang dahil sa walang hiya niyang ex. Ayos lang po, ma'am. Naiintindihan ko naman. Yasi, ano ba at kanina mo pa tinataas yung cellphone mo? Walang sira ang mga network ngayon. Hindi ka lang talaga kinokontak ng magaling mong ex. May sira daw sabi sa balita kanina sa TV. Mahina kaya signal sa loob ng kwarto ko. Alam mo, kesa yung Elmer na yan ang atupagin mo, bakit hindi na lang si Martin ang i-text mo? Mama, ano ba? Martin, iho. Total naman eh, alam ko naman ang cellphone number mo, ano? Pwede ko bang ibigay sa maganda kong anak? Mama! Sige po, okay lang naman po. Wala naman bang magagalit? Wala ka namang asawa, di ba? O kaya girlfriend? Wala po akong girlfriend, pero may magagalit po. Ha? Eh sino? Si Yasi po, galit na po sa inyo. Mabuti alam mo. Hay nako, pabayaan mo yung anak kong yan. Teka. Tingin ko, ako na lang ang magbibigay ng number ni Yasi sa'yo para ikaw na yung maunang mag-text, ha? Pabebe kasi tong dalaga kong to. Mama, isa pang may bata ka. Huwag mo nga akong pinapagalitan. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang magulang mo. Ay, Ma'am Belen, bago po pala tayo magkalimutan, kunan ko lang po kayo ng picture hawak yung diffuser po para proof of delivery. Ay, oo nga pala. Yasi, anak, dali. Sumama ka na rin sa picture, oh. Ayoko, Mama. Isa! Mapapalo kita pag hindi ka sumunod. Ewan ko sa'yo, ma. Hindi na effective yung pananakot mong yan. Ano ako, grade 6? Sige na, Ma'am Yasi. Sumama ka na sa picture. Oo nga, anak. Parang picture lang naman eh. Ayoko nga. Hindi ako maganda sa camera niya. Naaalala ko pa yung picture ko ng air fryer. Ikaw lang naman nagsabing hindi ka maganda eh. Pero Ma'am Yasi, walang harong biro ah. Maganda po kayo nun kahit bagong gising kayo. Kaso, mas maganda po kung ingiti kayo sa picture. Bulero, hindi mo ako maluloko sa ganyan. Pero sa ex mo, nagpaloko ka. Teka, tama ng daldalan, magpicture na tayo kay Martin nang makauwi na siya. O baka naman ayaw mo pa siyang pauwiin. Mama naman! Okay, smile po. 1, 2, 3. Ang gaganda naman talaga ng mga customer ko. Mas maganda pa sa gabi. Siya, mauna na po ako sa inyo, ha? Ingat, iho, ha? Ikaw ba, Yasi? May sasabihin ka kay Martin.
Wala, ano namang sasabihin ko? Martin, pinapasabi ng anak ko, ingat ka rin daw ha? Alam mo naman tong dalaga ko, eh, shy type. Ma! Alam ko po yan. Sige po, alis na po ako. Ikaw talaga, ma. Ano pinagsasabi mo? Baka ano pa isipin ni Martin? Bakit? Gusto mo rin naman siya, di ba? Ma, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. OMG! Si Elmer tumatawag. Sabi sa'yo, ma, mahina lang yung signal sa loob eh. Wait, sagutin ko lang ha. Hello? Hello, Yasi. Elmer, buti na patawag ka. Ilang araw na ako naghihintay sa text sa tawag mo. Ano, kamusta ka na? Yasi, tumawag ako para sabihin na tigilan mo na ako. Ano? Yasi, hindi pa ba malinaw sa'yo? Kaya hindi na kita kinukontak eh. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Elmer, wag naman ganun. Please, gusto mo ba magkita tayo? Mag-usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pero Elmer... Yan ba yung magaling mong ex? Akin na nga yung phone mo. Ma, ano ba akin na yung phone ko? Hoy, ikaw na magaling na lalaki ka ha. Ang kapal na mukha mong kausapin at paiyakin ang anak ko. Hindi mo magawang makipag-break sa kanya ng harap-harapan? Duwag ka talaga, no? Wala kang kwentang lalaki, kaya tigilan mo na si Yasi. Tama lang na mag-break na kayo kasi may kapalit ka na kaagad sa puso niya. Mas gwapo, mabait at mas magalang. At mas masipag, ha? Kaya wag na wag mo nang tatawagan ang anak ko. Adios! Ayan, ako na tumapos ng relasyon mo sa walang kwentang lalaki na yon. Manaman? At sinabi mo pa na may kapalit na siya? Si Martin ba yung sinasabi mo kapalit niya? Wala naman ako sinabing pangalan na. Sinabi ko lang na mas pogi at mas mabait pero si Martin agad ang nasa isip mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Manaman, please, masyado ka ng pakialamera minsan. Walang anuman anak. Pwede ba? Huwag kang tumulad sa akin na nagpakatanga sa tatay mo. Buti nga hindi pa kayo kasal at wala pa kayong anak eh. Kalimutan mo na siya. Di ko alam kung kaya ko, ma. Kaya mo yan. Mana ka kaya sa akin. Popoy at Bea, masakit na nagmula na mismo kay Elmer na gusto na niyang tapusin ang relasyon namin. Ang mas masakit pa, hindi niya ako kayang harapin man lang. Pakiramdam ko noon ay wala pang closure ang relasyon namin. Pero wala naman akong magagawa kung ayaw na niya talaga. Sa kabilang banda, naging madalas ang pagte-text sa akin ni Martin. Nung simula ay puro good morning o good night lang ang text niya o di kaya eh nangangamusta. Nung una hindi ko siya nire-replyan. Pero madali yata akong madaan sa kulit. Nung napadalas na ang pagte-text ni Martin ay napareply na rin ako. Doon ko na-realize na mabait naman pala siya at nakakatuwang kausap. Minsan pa nga napupuyat ako kapag magka-text kami. At di nagtagal na napapangiti na ako kapag nakikita ko sa notifications ko na nag-text siya. Minsan, nalulungkot ako kapag nag-notify ang cellphone ko at makitang hindi si Martin na nag-text. O kaya ay kung hindi siya agad nakaka-reply sa text ko. Isang araw, nahuli ako ni Mama na nakangiti habang nakatingin sa cellphone ko kaya katakot-takot na pangangantsaw ang inabot ko kay Mama. Inasar ako ni Mama kung kami na raw ba ni Martin. Sinabi ko kay Mama na iniingatan ko muna ang puso ko. Masakit pa rin kasi ang ginawa sa akin ni Elmer. Pero ganun pa man, hindi ko naman maiwasan na gumaan at mahulog ang loob kay Martin. Salamat ulit sa pagde-deliver, ha? Ingat ka, iho. Buti naman dumating na yung in-order ko. Kala ko madi-delay na naman ang shipping, eh. Ano na namang in-order mo, ma? Pwede ka ng stockholder ng online shopping ngayon sa dami mong order. Ayokong sabihin sa'yo. Papagalitan mo pa ako. Ay, hirap talaga magpalaki ng magulang. Teka, si Martin ba yung nag-deliver niyan?
Bakit di malang tumigil o nag-high man lang? Teka, bakit mo hinahanap si Martin? Mismo na, no? Hoy ma, hindi ah. Nakakapanibago lang kasi. Hindi man lang tumigil para mag-high. Asus! Samantalang dati, irita ka kapag kinakausap mo yung tao. Ano kasi, may... Narealize ko nung magka-text kami na mabait naman pala siya. Tsaka, ang saya niyang kausap. Kaya ngayon, hinahanap-hanap mo na. Hindi, no? Tsaka wala naman akong pake kung dumaan man siya dito sa bahay o hindi. Nagtaka lang ako, yun lang. Anak, ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. At saka, tayo na nga lang ang nandito, maglolokohan pa ba tayo? Aminin mo na gusto mo na rin si Martin, ano? Ewan ko sa'yo, ma. Hala siya. Halatang guilty ka, oh. Bahala ka nga dyan, ma. Huwag ka nang magtampururot dyan. Hindi si Martin yung delivery boy kanina. Ha? Bakit nag-iman, ah? Uy, concerned siya. Concerned agad? Hindi ba pwedeng curious lang? Okay, Miss Curious. Kaya raw hindi si Martin yung delivery boy ngayon kasi naka-assign daw siya sa ibang lugar. Okay. Pero alam mo, anak, napansin ko na madalas ka nang umingiti ngayon. Hindi mo na iniiyakan yung damuho mong ex na si Elmer. Ha? Sino yun? Si? Nakalimutan mo na siya? Kaya anak, kung sino man ang dahilan kung bakit nagiging masaya ka ngayon, ingatan mo siya at panatilihin mo siya sa buhay mo. Sino agad? Di ba pwedeng napagod lang ako sa kakaiyak at kakamukmok at isang araw na-realize kong mas magaan sa loob ang umiti na lang at maging masaya sa buhay? Okay, sige, sabi mo eh. Pero may isa ka pang dapat na ma-realize, anak, ha? Ano po yun, ma? Ang maging totoo sa nararamdaman ng puso mo. Teka, sino naman tong motor na tumigil sa tapat ng bahay? Labasin ko na nga lang. Martin? Martin, ikaw ba yan? Magandang gabi, Ma'am Yasi. Good evening din. Ano palang ginagawa mo dito? Ah, may delivery lang po ako. Ano, may package na naman si Mama? Kaninang umaga lang may dumating din siyang package. Pati ba naman ngayong 10 oras ng gabi? Si Mama talaga, oh, nagiging shopaholic na. Mapagsabihan ko nga yun. Teka lang, tatawagin ko si Mama. Mama! Mama! Ay, nako, Ma'am Yasi, huwag niyo na pong tawagin yung mama niyo. Hindi naman po para sa kanya yung package ngayon eh. Ha? Eh, para kanino? Sa inyo po. Sa akin, wala naman akong in-order online ah. Wala nga po, pero may umorder po para sa inyo. Ha? Sino? Ma'am Yasi, flowers nga pala, chocolates para po sa inyo. Teka, bakit mo ako binibigyan ng ganito? Ma'am Yasi, siguro naman po, sa dalas nating mag-text tsaka mag-usap kapag nag-deliver ako ng package ng mama mo, nararamdaman niyo po na may gusto po ako sa inyo. Pero ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na aminin sa inyo na, Ma'am Yasi, gusto ko po kayo. At kaya ako po kayo binibigyan ng flowers at chocolate para ipaalam ang intensyon ko sa inyo na gusto ko po kayong ligawan. Martin, ano kasi? Ay, ayos lang po, ma'am, kung babasa din niyo ako. Maintindihan ko po. Ay, sa akin lang, gusto ko lang ipaalam sa inyo yung nararamdaman ko. Kasi, ma'am, hindi ko na rin kayang itago pa sa inyo itong nararamdaman ko eh. Kaya, okay lang na mabasted ako. At least, nasabi ko na sa inyo yung gusto kita. Kasi naman, patuloy kong itago itong nararamdaman ko sa inyo, di ba? Martin, ang totoo niyan kasi... Gusto rin kita. Talaga po, ma'am? Ang totoo nga niyan, matagal na kitang gusto. Hindi ko lang maamin sa'yo kasi hindi pa ako handa noon. Alam mo naman galing ako sa breakup, diba? Natatakot ako magmahal ulit. Pero habang nakikilala kita ng lubos, dun ko napatunayan na alam kong hindi mo ako sasaktan at worth it ka para pag-alayan ang pagmamahal ko. Teka ma'am, ibig sabihin po ba niyan? Sinasagot mo na ako? Teka, naliligaw ka ba?
Ay, ma'am naman eh. Oo na, Martin. Inaamin ko, gusto rin kita. So, girlfriend na kita. Pwera biro. Pwera biro. Yes, may girlfriend na ako. Girlfriend ko na si Mam Yasi. Shh! Huwag ka kang maingay dyan. Marinig ka ni Mama. Ay, ayos lang po yun. Buti naman sa atin si Mama mo eh. Pero, Mam Yasi, pangako ko, hindi kita sasaktan gaya ng ginawa ng ex mo. Aalagaan kita at mamahalin kita. Ikaw lang. Pero Martin, may isa lang akong pakiusap. Ano po yun, ma'am? Pwede bang huwag mo na akong ipo at tawaging ma'am? Lakas maka teacher eh. Bakit naman? Eh, para ka rin namang teacher eh. Kasi tinuruan niyo po kung paano magmahal, Ma'am Yasi. Isa pang po at ma'am, ibe-break na kita agad-agad. Ikaw naman, di na mabiro. Payakap nga ako sa bago kong girlfriend. Okay. Bea, sobrang saya ko nang maging kami ni Martin. Ngayon lang uli ako naging masaya mula nang nakipaghiwalay sa akin si Elmer. Tama nga si Mama, matino at mapagmahal na lalaki si Martin. At maswerte ako sa kanya kasi alagang-alaga niya ako. Sa kabilang banda, may mga panahon na naiisip ko pa rin yung ex kong si Elmer. Pakiramdam ko kasi ay wala pa rin kaming closure na dalawa. Pero kapag naalala ko ang ex ko, lagi kong iniisip na may Martin na ako. Na si Martin na ang boyfriend ko. Si Martin na alam kong mahal na mahal ako at di ako sasaktan gaya ng ginawa sa akin ni Elmer. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Package. Popoy at Bea, lumipas ang isang taon at naging mas matatag pa ang relasyon namin ni Martin. Habang tumatagal ay mas lalo kong nakikilala si Martin at mas lalo pa siyang minamahal. Kahit pagod siya sa maghapong pagde-deliver ay di niya nakakaligtaan na dumaan sa bahay para magkasama kami o magkausap man lang. Kaya minsan sumasama ako sa kanya mag-deliver pag wala naman akong ginagawa. At doon ko nakita na nakakapagod nga ang trabaho niya. Nakita ko rin kung gaano siya kasipag. Doon ako mas lalong humanga kay Martin. At nang tumungtong ang aming first anniversary, Martin, teka, saan ba tayo pupunta? Basta, surprise! Sasama mo lang ata ako sa mga delivery mo para may katulong ka magbuhat ng mga package mo gaya ng ginawa mo ng isang araw eh. Na-enjoy mo naman yun, di ba? Nag-enjoy ako noon kasi kasama kita, pero yung pagbubuhat hindi ah. So ano na nga, saan mo ako dadalhin this time? Mamaya na nga, surprise nga eh. Relax ka lang dyan. Okay po. Ay nga pala, sasabihin mo. Ano yun? I love you. Ha? I love you! Ano? I love you nga! Ano, sorry, hindi kita marinig kasi ang ingay ng motor mo eh. Ay, nako, ayoko na. Ikaw naman, han, hindi na mabiro. I love you more. Ha? I love you! Ano ulit, sorry? I love you nga! Ano, sorry, hindi kita marinig kasi ang ingay ng motor eh. Ay, nako, kainis ka talaga. See? Huwag ikaw ang binibiro, ang dali mong mapikon. Pero okay lang yan. Tsaka pag nabibigod ka, huwag alam mga hampas. Yari ka sa akin mamaya pag nakarating tayo kung saan mo man ako dadalhin. Yari ako mamaya? Mukhang exciting gagawin mo sa akin, ha? Che! Ikaw kung ano-ano iniisip mo, malayo pa ba tayo? Malapit na, madam. Mga 30 minutes na lang. Lapit na nga. And 10 hours. Wisit ka talaga? Uy, Yasi! Ano naman sa pangahampas mo, ha? Pag tayo nabunggo. Hindi tayo mabubunggo. Alam ko naman di mo hahayaan na mabunggo tayo kasi diba sabi mo, iingatan mo ko. Tiwala ako sa'yo. Gusto ko sa honey ko eh. Bilib na bilib sa akin. Kaya mas lalo akong minamahal eh. Sige na, kumapit ka lang na mahigpit at bibilisan ko pagpapatakbo nitong motor. Para makarating ka agad tayo sa pupuntahan natin. Hindi ko na mahintay na mayari mo ako eh. Baliw ka talaga.
Anuhan, nagustuhan mo ba? Ang ganda nga dito sa beach resort na to. Eh, bagong bukas lang to eh. Tapos mura pa ng entrance. Tara, lahat tayo sa may tabing dagat. Maganda din daw yung sunset dito eh. Tara! Han? Ano yun, Han? Thank you. Thank you sa pagdala ko sa'yo dito sa beach resort. Wala ka naman yun. At sa pagdating sa buhay ko, alam mo naman na dahil sa'yo nakalimutan ko yung sakit na dinulot ng ex ko eh. Dahil sa'yo, napatunayan ko na may tao pa palang kaya akong mahalin ng higit pa. Ibang-iba ka sa ex kong si Elmer. Sa'yo ko kasi talaga naramdaman yung alaga. Tapos talagang porsigido ka at sobrang effort mo sa'kin na kahit sobrang busy ka, nagde-deliver ka pa rin sa'kin ng bulaklak sa bahay. At talagang ramdam ko na mahal mo ko. Kaya thank you. Thank you, hon. Eh, katunayan nga yan. Ako dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi alam mo, kahit sa panaginip ko, hindi ko naman inasahan na mapapansin mo ko na pabibigyan mo ko ng mahalin ka. Kaya salamat ha, at happy anniversary. Happy anniversary, hon. Pukos naman dyan. Nakakahiya, madaming tao. Wala akong pake, tsaka hayaan mo silang mamatay sa inggit. Ikaw talaga? Sige na nga. Sarap naman nun, sa po nga. Ikaw ha, namimihasa ka ng lalaki ka. Yasi? Elmer? Yasi, ikaw nga. Kumusta? Ayos lang. Anong ginagawa mo dito? Ako ang manager ng resort na to. Tagal na natin di nakita. It's so good to see you again. Yes. Nice seeing you too. Teka, sino pala tong kasama mo? Martin, pare. Boyfriend ni Yasi. Elmer, pare. Sige, Elmer. Mauna na kami ni Martin. Okay. Let's keep in touch na lang, ha? Ganun pa rin ba number mo? Oo. Sige. Text na lang ha. See you around. Yun ba yung ex mo si Elmer? The one and only. Hindi mo sinabi na magandang lalaki pala siya. Bakit ko naman sasabihin sa'yo at saka ex ko na siya? Mukha rin may mataas na pinag-aralan. Teka, nagsiselos ka ba? Selos? Hindi ah. Wala nga sa bokabularyo ko yun eh. Tara na nga, umalis tayo dito. Gumagabi na eh. Han, wala kang dapat ikaselos. Ex ko na si Elmer. At wala na akong nararamdaman sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero kasi, inaamin ko na insecure ako. Hindi ko naman kasi akalain na ganun pala yung ex mo. Anong ibig mong sabihin? Ano, mukhang edukado at matino. Pero sinaktan niya ako. Walang matinong lalaki ang nananakit ng babae o kahit na sinong tao. Kaya wala kang dapat na ika-insecure. Eh, pero kasi naiilang lang ako na nandito rin yung ex mo. Akala ko itong beach resort natin yung pinaka-perfect at romantic na lugar na pagdadalan ko sa'yo. Tara na, lipat na lang tayo sa ibang resort. Han, please, kalma lang. Huwag na tayong umalis. Pag umalis tayo, baka mag-feeling na naman yung Elmer na yun dahil sa kanya umalis tayo. Na-affected ako sa presensya niya. Han, anniversary natin to. Araw natin to. Huwag mong isipin yung ex ko, okay? Huwag kang papa-apekto sa kanya. Okay, sige na nga. Tara. Lakad pa tayo dun sa malayo. Mukhang mas maganda yung view dun. Popoy at Pea, para bang nagulo ang payapa kong buhay nang muli kaming nagkita ni Elmer. Pero pinilit kong itago ang kaguluhang nararamdaman ko kay Martin. Ayoko kasing saktan siya. Pero sa pagpupumilit kong itago ang gulo sa isip ko, palagi akong balisa at hindi mapakali. Dahil mula nang nakita kami ulit ni Elmer, ay lagi ko na siyang naiisip ulit. Gusto ko sana siyang tawagan pero pinipigilan kong sarili ko dahil alam kong pag ginawa ko yun, ay para ko na rin pinagtaksilan si Martin. At baka matukso ako na balikan si Elmer. Pero isang gabi.
Anong oras na? Bakit kaya wala pa si Martin? Mukhang ginabi na naman yun sa pagde-deliver sa kabilang bayan. Ay, baka siya na itong tumatawag. Masagot nga. Hello, hon. Nasaan ka na? Makakadaan ka ba dito sa bahay? Hello, Yasi. Elmer? Kamusta ka? Ayos lang. Napatawag ka. Wala lang. Namiss lang kita. Lalo na nung nakita tayo sa beach resort nung isang linggo. Doon ko na-realize kung gaano kita mas namiss eh. Elmer, please. Huwag mong gawin sa akin to. Yasi, alam kong nasaktan kita ng basta-basta na lang kitang iniwan ng walang paalam. Alam kong mali yung ginawa kong yun. Elmer, hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin na yun. Bigla ka nalang nawala. Nang walang paalam. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero iniwan mo pa rin ako. Pakinggan mo naman muna ako, please, Yasi. Noong mga panahon na yun, kasi gulong-gulo ako sa buhay ko. Kailangan namin magtago dahil hinahabol ang dad ko ng mga taong pinagkakautangan niya sa negosyo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong mahirap paniwalaan yung dahilan ko, pero ayun talaga yung nangyari. Hindi ko ginustong makipag-break sa'yo, pero noong mga panahon na yun, ayun yun sa tingin ko yung nararapat na gawin. Pwede mo namang sabihin sa akin yung totoo kaysa iwanan mo ako eh. Kaya nga tanga-tanga ako sa sarili ko sa ginawa kong pang-iiwan sa'yo eh. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, Elmer. Yasi, please. Give me another chance. Gusto mo bang kausapin yung mami ko, yung kapatid ko, si dad mismo? Hindi na, Elmer. Hindi ko lang matanggap na hindi mo ako pinagkatiwalaan noon na maiintindihan kita kung sinabi mo lang yung problema ng pamilya niyo sa akin. Bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Hindi ko na pinalam sa iyon kasi ayokong pag-alalahanin ka pa. Kaya minabuti ko na lang naiwan ka nang walang paalam. Pero girlfriend mo ko. Girlfriend mo ko. Noon. At pinagsisisihan ko yung ginawa kong paglilihim ng problema namin ng pamilya ko. Kung alam mo lang ilang beses ako natukso na i-text o tawagan ka. Akala ko kasi dahil sa ginawa kong paglilihim ng problema namin ng pamilya ko, pinoprotektahan kita. Yun pala, mas lalo lang kitang nasaktan. Pero maayos na yung lahat sa amin ngayon, Yasi. Pwede na tayo magsimula ulit. Ituloy yung naudlot nating relasyon. Pero may boyfriend na ako, Elmer. At mahal ko siya. Masigit sa pagmamahal mo sa akin. Hindi ka nakasagot kasi may pagdududa ka. Kasi alam kong kahit paano, may pagmamahal ka pa rin sa akin. Masaya ako kay Martin. Masaya ka rin nun sa akin, di ba? At mas kaya kitang pasayahin kung makikipagbalikan ka sa akin. Kung handa ka na makipagbalikan sa akin, nandito lang ako, Yasi. Handa akong maghintay na bumalik ka sa akin. Pasensya ka na, Hana. Medyo natagalan ako sa Abukay kasi ang daming packages na kailangan i-deliver dun eh. Ayos lang. Kumain ka na ba? May tira pa kaming ulam dito. Teka, okay ka lang ba? Parang balisa ka. Ayos lang ako. Teka, maghahain lang ako ng pagkain mo ah. May sakit ka ba? Para talagang hindi ka okay eh. Ayos nga lang sabi ako. Ang kulit mo. Ah, okay. Sorry. Sorry na. Pasensya na. Nasigawan kita. At may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Teka, mukhang seryoso yung sasabihin mo ah. Sige, ano ba yun? Si Elmer, yung ex ko, nag-usap kami kanina. Anong sabi mo? Ha? Wala. Wala, kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Nag-usap kayo ni Elmer? Nagkita kayo? Hindi, tinawagan niya lang ako sa cellphone at nag-usap kami, pero wala lang yun. Eh, hindi ka naman mababalisa ng ganyan kung wala lang yun eh. Yasi, anong pinag-usapan ninyo? Nangamusta lang. Yasi, huwag mo naman ako pagmukhaing tanga. Gusto ko lang malaman yung totoo. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit niya ako iniwan ng walang paalam noon. At inamin niya rin na mahal niya pa rin ako at gusto niyang makipagbalikan sa akin. At anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan? Martin, aaminin ko. Mula nang nakita kami ni Elmer ulit, nakaramdam ako ng pagkalito sa puso ko. 5 taon din kaming naging magkarelasyon ni Elmer. At hindi yun basta-basta mawawala na lang. Sana
Sana maintindihan mo ako. Akala ko, nahigitan ko na siya sa puso mo. Yasi, binigay ko naman sa'yo lahat ah. Binuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Ba, eh, kulang pa ba? O saan ba ako nagkulang? Ano ba yung naibigay sa'yo ng Elmer? Sige, ibibigay ko rin sa'yo. Higitan ko pa. Martin, alam kong mahal mo ko at mahal din kita. Pero sa ngayon, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Kaya sana maintindihan mo kung hihingi muna ako ng panahon para sa sarili ko. Nakikipag-break ka na ba sa akin? Eh, hindi ko alam, Martin. Nalilito ako sa nararamdaman ko ngayon. Siguro, kailangan muna nating mag-cool off. Nang konting breather, habang inaayos ko itong nararamdaman ko. Eh, kung yun ang gusto mo, kahit masakit, sige, pagbibigyan kita. Sige, mauna na ako. Oh, Martin, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Una na po ako, tita. Magandang gabi po. Bakit ganun ang mukha ni Martin? Nag-away ba kayo? Managusap kami ulit ni Elmer. Ha? Kailan pa? Bakit hindi ko alam to? Nagkita kami sa beach resort last week. Tapos tinawagan niya ako ngayon at nag-usap kami. Manalilito ako. Inararamdaman pa rin yata ako para kay Elmer. Anak, alam mo gusto kitang pagalitan. Pero hindi ko magawa. Kasi naiintindihan kita. Alam kong ilang taon din kayong nagtagal ni Elmer. At hindi yun basta-basta. Pero iniwan ka na rin niya ng basta-basta. Kahit ano pang dahilan niya, hindi kanya dapat iniwan ng ganun lang. Alam ko naman yun, Ma. At itong si Martin, mula nang pumasok siya sa buhay mo, natuto ka ulit ngumiti. Natuto ka ulit magmahal. At bumalik ang saya mo na wala noon nung iniwan ka ni Elmer. Sinuyo ka nung tao at nagsikap siya para magtiwala ka ulit sa mga lalaki. Para magtiwala ka sa kanya na mamahalin ka niya at hindi kanya sasaktan. Pero Ma, nagbabalik ulit ngayon sa Elmer. Humihingi ng tawad at humihingi ng panibagong pagkakataon para patunayan na mahal niya ako. At di niya rin ako sasaktan. Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam kung sinong pipiliin ko. Ikaw lang ang makakapagpasya niyan sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang lagi kong sinasabi sa'yo, maging totoo ka sa nararamdaman ng puso mo. Popoy at Bea, nag-cool off nga kami ni Martin ng gabing yon. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagkalabuan at nagkahiwalay. Aminin ko, nasaktan ako sa breakup namin na yun ni Martin. Pero wala naman akong dapat sisihin, kundi ang sarili ko. Pinakawalan ko ang lalaking ang ginawa lang naman ay mahalin ako ng higit pa. Nang mag-break kami ni Martin ay nagkabalikan naman kami ni Elmer para ituloy ang naudlot naming relasyon. At nung nagkabalika kami ni Elmer, ay talagang bumawi siya sa akin. Pero may mga bagay na kahit anong pilit mo, ay di na talaga maibabalik pa. Isa na doon ay ang dating kami ni Elmer. Pero pinilit pa rin namin na mag-work out ang relasyon namin. At pagkalipas nga ng 2 taon. Nasaan na ba si na Elmer? Kahit kailan talaga yung lalaki na yun, late laging dumating. Ay, talaga naman oh. Yasi? Martin? Uy, kumusta? Ayos naman, ikaw ba? Ayos lang din. May hinihintay ka yata. Sina Elmer hinihintay ko, tagal nga eh. Ah, ganun ba? Nga pala, namimiss ka na daw ni Mama. Hindi ka na daw nagde-deliver sa gawing sa amin. Lumipat na kasi ako ng inuupahang bahay. San ka na pala ngayon nakatira? Sa Mariveles na ako, kaya hindi na ako na-assign mag-deliver dito sa Balanga. Buti nagawi ka ngayon dito ulit sa Balanga. May kikitain lang din ako dito sa mall, kaya nandito ako.
Ganun ba? Eh, ikaw ba? Mag-date ba kayo ni Elmer kaya nandito ka? Eh, hindi. May bibilhin lang kami. Hindi ka pa rin talaga mahilig umorder online, no? Sa mall ka pa rin talaga namimili. Well, na-impluensyahan na rin ako ni Mama mag-online shopping paminsan-minsan. Pero may mga bagay na mas maganda kung sa mall pa rin bibilhin. Sabagay, ano palang bibilhin nyo? Damit para sa binyag ng baby. Baby? Yeah, see, sorry, late. Na-traffic kami. As always naman. Nga pala Elmer, si Martin, tanda mo pa ba siya? Hey, pare, kumusta? Ahes lang pare. Sige, mauna na ako sa inyo. Teka. Nice seeing you again. Ngayon lang ba kayo ulit nakita ni Martin? Oo, ngayon lang ulit. Yasi, sorry na late kami nitong mister ko ha. Na-traffic kasi kami. Tapos itong baby, tinopak pa bago kami umalis ng bahay. Manang-manan sa tata niyan, topakin din. Wawa, sa'yo kaya mana yung anak mo pag tinotopak? Kayo talagang mag-asawa kayo? Yasi, thank you sa pagsama mo sa amin dito para mamili ng damit ng baby namin sa binyag ha. Wala yun, para san patninang ako. Pero Ella, Elmer, pwede bang mauna na kayo dun sa baby store? Sunod na lang ako sa inyo, may kakausapin lang ako. Oo naman. Martin! Martin, teka, sandali, antayin mo ako! Yasi? Wait lang, hayaan mo muna ako huminga. Napagod ako, kakahabol sa'yo eh. Buti na abutan kita. Teka, bakit mo ako hinahabol? Gusto lang sana kitang makausap. Yasi, please, may kamit akong kaibigan. Late na nga ako eh. Pwede bang next time na lang tayo mag-usap? Sige na, una na ako sa'yo ah. Wait lang naman oh. Yasi, ano ba? Nagmamadali nga ako. Please, mag-usap tayo kahit saglit lang. Teka, nasa si Elmer? Akala ko ba kasama mo siya? Iniwan ko muna sila ng misis niya para makausap ka. Teka, misis ni Elmer? Akala ko kayo pa rin. Ha? Oh my God! Hindi ko ba nasabi sa'yo? Hindi kami nagtagal ni Elmer mula nung nagkabalikan kami. Mga 6 months lang kami noon tapos nakilala niya si Ella at sila yung nagkatuluyan. Tapos nagkaanak sila at kaya kami nasa mall ngayon para bumili ng damit pambinyag ng anak nila. Ang dami palang nangyari sa'yo after 2 years. Pero hindi mo malang ako kinontak sa gitna ng 2 taon na yun. I know. Hindi mo pa ako kakausapin kung hindi pa tayo nakita ngayon dito sa mall. At Yasi, sana maintindihan mo kung bakit iniiwasan kita ngayon. Kasi aaminin ko sobra ako nasaktan nung nakipag-break ka sa akin noon eh. And I'm so sorry sa nagawa ko sa'yo noon. After 2 years ngayon ka lang magsasorry? Alam ko, 2 taon ng overdue tong sorry ko. Pero I'm really sorry. Bakit ngayon mo lang ako naisip kausapin? Alam mo naman, nung bago tayo nagkalabuan, nalilito ako sa nararamdaman ko. At nung nag-break kami ni Elmer, hindi ko alam, mahal pa rin kita. Ayoko namang kontakin ka nang hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Ayokong paasahin ka. And it took you 2 years para masettle mo yung pagkalito mo? Martin, kung alam mo lang, ang tagal kong gusto kang i-text, i-chat o tawagan man lang, pero nahihiya ako kasi alam kong nasaktan kita. Pagkatapos, nagkasakit pa si Mama, kaya kinailangan kong maghanap ng pangalawang trabaho para matustusan yung gamutan niya. Nagkasakit si Mambilin? Kumusta na siya ngayon? Medyo ayos naman na siya, pero mahal yung mga gamot niyang pang-maintenance, kaya extra kayod pa rin ako sa pagtatrabaho. Hindi ko alam na grabe na pala yung pinagdaanan mo. I'm sorry to hear that. Ayos lang. Tapos naman na lahat ng una sa buhay ko. I see. Mabuti naman kung ganun. Ayos lang kung hindi mo na ako mahal. Kung galit ka pa rin sa akin, kung may iba nang nagmamay-ari ng puso mo, maiintindihan ko. Ang sa akin lang, ngayon nakita kita uli, gusto ko lang sabihin sa'yo na after all these years, ikaw pa rin. Pero gusto ko lang malaman, may pag-asa pa ba ako ulit sa puso mo? Eh, ang totoo, hindi ko pa alam, Yasi. Sariwa pa rin kasi yung ginawa mo sa akin nun eh. Kung noon, binigyan kita ng panahon para ayusin yung nararamdaman mo. Sana ako naman ang unawain mo para pag-isipan ko anong magiging lagay ng magiging relasyon natin ngayon. Naiintindihan ko, Martin. Take all the time you need. Maghihintay ako.
Popoy at Bea, hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ko nang muli kaming magkita ni Martin ng araw na yun sa mall. Pero nang magkausap kami ulit pagkalipas ng 2 taon ay nakaramdam ako ng lungkot. Dahil kung kailan sigurado na ako na o sigurado na ako sa nararamdaman ko kay Martin, siya naman itong may pag-aalinlangan. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nasaktan ko siya. Kaya kailangan ko ulit buuin ang tiwala niya sa akin. Nagsimula kami ulit ni Martin bilang magkaibigan. At doon pinatunayan ko na kaya ko rin siyang alagaan at ingatan. Mula sa pagiging magkaibigan ay nag-level up muli ang relasyon namin at naging magkasintahan. At this time, ako na ang nanligaw sa kanya. Ako naman ang bumawi sa kanya ngayon. Nakuha ko ulit ang tiwala ni Martin. At ngayon kami na ulit, hinding-hindi ko na siya sasaktan at iiwanan. At hinding-hindi ko na pagdududahan pa ang pagmamahal ko sa kanya. Sigurado na akong siya na ang lalaki para sa akin. Love comes in different packages. May iba na maganda ang pagkakabalot, pero ang laman ng package na yon ay ang tunay na mahalaga. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras na binigay niyo para sa kwento ko. Hanggang sa muli po, good luck and more power sa Dear MOR. Suma sa inyo, Yasi. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Package. Oras natin mga kamarkada, 2:14 na at yun na nga. Diyan na nga natapos ang ating storya ni Yasi. Oh, ayan na nga si Popoy, di ba? Gulat naman na. Ako, mukha ko kaagad yung bumungan. Me and biglang naputol yung connection. Di ba yan? Ayan mga kapamilya, oras na natin 15 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at yan na nga po. No, alam ko medyo merong kumatok na inis at galit sa inyong mga dibdib nang dahil sa ginawa ni Yasi na alam mo binabasa ko yung mga comment section sa comment section kanina no. Ganyan daw talaga ang mga kababaihan. May pagkamarupok. Ano masasabi mo rito, Bea? Pagka may bumabalik biglang ano eh. Excuse me. Biglang nalilito. Excuse me what? Guys, oh, ayan, no, sabi ni Jelina. Oh. Huwag niyo ako umpisahan sa Jelina gender-based comment na yan. Ah. Hindi, Kyle. Ito si Jelina Sumpada, babae yan. Oo, ayan, ma. Si Kyle, lalaki. Oh. Ayan. Oh. Majority kasi, talaga ng babae, yan talaga ang kahinaan pag may bumabalik. Excuse me. Alam mo, meron akong kilala, hindi na ako lalayo, isa, napakarupok, pero hindi ko nasasabihin kung anong pangalan niya. Pero napakarupok. Oh, huwag mo akong anuhin, Popoy, ah. Kilala natin yon. Ito na nga, dyan na. Ano daw? Ewan ko. Anyway, eto na nga. Oh, ang daming ang ano, daming ang nagko-comment ng mga gamer. Parang nabasa ko rin 'yan, Popoy. Pero alam mo, hindi naman sa ano 'yun, lalaki babae. Hindi, ang sabi naman kasi majority. Karamihan o karaniwan ganyan. Well, depende kasi, Popoy, no. Depende yung ang tawag dito, cause of breakup. Understandable actually yung naramdaman ni ano ni Yasi kasi syempre 5 years 'yon. 5 years tapos ginost ka. So syempre may mga hang-ups ka pa kasi wala ka naman nakuhang explanation kung bakit ka iniwan. So ang dami-daming tanong sa isip mo, ang dami mong confusion and everything. So hindi natin maiiwasan talaga na medyo may kapit pa rin etong si Yasi kasi syempre minahal mo ng 5 years and then one day biglang naglaho na parang bula.
So, alam mo yon, hindi talaga may iwasan. Pero may yun yung ano, no? Ano? Pero yun, Bea, yung minsan ang labo, no? Pagdating sa pag-ibig. Yan. Imbis na tanungin lang natin kung ano yung gusto nating malaman, katulad yan, yung nangyari kay Yasi and kay Elmer. Diba? The first boyfriend na nang ghost sa kanya. Diba? Instead of asking questions, ano nangyari sa atin? Bakit ka bigla nawala? Pero hindi, mafo-fall ka na naman doon sa mga matatamis niyang salita, 'di ba? Sa mga promises na ganito, nanghihinayang ako ganyan, mas pinakikinggan 'yun ng puso bagaman meron ng Martin noon, ha, si Yasi. And I'm speaking in behalf nung iba na mga nakikinig diyan, yung iba rin mga kaibigan, kakilala natin na lumapit sa atin, ano, na ano bang gagawin ko, meron na akong ano, pero bumabalik si ano, kumakatok na naman sa puso ko. So, ano, papapasukin mo na naman. Diba, ganun yung ano, eh. Ganun yung tanong, parang, okay, sinabi mo, nag-away kayo, puro ka reklamo noon, pero here you are again. Sabi mo, meron ka ng newfound love, pero nung bumalik si ex, iba din talaga yung dating ni ex. Diba? Pero alam nyo, ganyan talaga yung ano, no? Ganyan yung mahiwaga sa pag-ibig. Manuloko ba tayo? Or anong tawag mo rito? Mahina ba tayo? Marupok? I don't think so. Siguro kasi ganyan ang tao kapag ka umiibig, eh. 'Di ba? Iba yung feeling, lalo na hindi naman sa pagkukumpara ng mga partner natin, iba-iba ang dating ng mga tao sa buhay natin. 'Di ba? It brings some mystery doon sa breakup ni Yasi and Elmer, na akala mo talagang break na, pero yung pala meron pa talaga. Ang masakit lang dyan, nung anniversary nila, parang naging panakiputa siya, doon na naman nagsimula, eh. Diba, nung anniversary nitong si Yasi and ni Martin, doon nakita doon ulit pa, in person. Yes, doon pa ulit nagkita. Doon pa, ay, nako, kaya I strongly suggest, wag na kayong makipagkita, planned or unplanned, wag na kayong magpa-hi hello. Kung sakaling alam nyo na kayo ay parang si Yasi, na alam mo yon, yung talagang meron pa rin feelings na naiiwan para doon sa ex, dahil it's going to be trouble. It's going to be another problem. Diba? Ngayon, kung alam mo na medyo mahina ka, marupok ka pagdating dito sa taong ito, kasi Bea, ganyan tayo, eh. Meron talaga tayong mga certain people na medyo marupok tayo pagdating sa kanila. I mean, ako, sa mga anak ko na lang. Diba? O yan, lipat natin. Sa mga anak mo na lang. Meron yung pagka nasaktan sa ganito. Ay, hindi. Alam mo kasi na kaya niya. So, hindi. Sige. O, ganito. Check mo lang saglit. Ganyan. Pero meron naman yung parang baby. Diba? Na konting gas-gas lang, sugat na raw yun. Diba? Parang yung... Sige. O, babyhin mo yan. Ay, merong mga taong ganyan. Merong kaibigan na kapag ka nagkasakit, kumusta ka ng kumusta. Meron din naman kaibigan na kapag ka nagkasakit, hindi, kaya niya yan. Kukumustahin ko lang minsan, pero hindi katulad nitong kay ganito, kasi medyo kailangan nito yung emotional support. Ganyan tayo, eh, sa pagtrato sa mga tao. And ganun din pagdating sa romantic relationship. Parang na, we feel actually like we just have to be there. Diba? We feel like we just have to be there. Kumusta ka na? Ex na kita. Ganito ko sa'yo, pero kausapin mo ko. Yan yung mga ganyan. Tapos yun na naman. Kasi, nag-uumpisa ang magic. Parang ano, Popoy, parang ayaw natin maging masamang tao. Parang feeling kasi natin kapag ka in-ignore natin, tinarayan natin, whatsoever, parang tayo yung nagiging masamang tao. So, kinoconsider pa rin tuloy natin yung feelings nung, lalo na nga, eto si Yasi, feelings nung ex niya, ganyan-ganyan. Pero, ang maganda nito, Popoy, kasi, di ba nagkabalikan sila, at least, nagkaroon na ng closure. Ika nga, si Yasi. Actually, yung closure na hinahanap ni Yasi, hindi naman talaga sa kanilang dalawa ni Elmer. It's more on closure sa sarili niya. Kung mahal ko ba talaga? Yes. Mahal ko ba talaga itong lalaking to? Ano bang nararamdaman ko sa kanya exactly? Kasi I'm not sure. Kasi alam mo yun, parang
sinaktan niya ako, oo, pero for some reason, I still care for him. So, alam mo yun, yung care na yun, dahil dun sa pinagsamahan nila, baka na-mistaken ni Yasi as love pa din. At least, yes, kung nagkahiwalay sila ni Martin, nagkabalikan sila ni Elmer, na-confirm niya lahat. Diba? Na-confirm niya. Na hindi pala. Niya, hindi na nga pala talaga. Ano na lang to? Parang, ano na lang? Yung parang alaala na lang, latak na lang, diba? Marka na yeah, lang. Speaking of alaala, 'di ba? Ang alaala nasa thoughts natin 'yan. Diyan naman pasok na pasok itong sinabi ni Gemma Ribel Beltran. I think it's not the feelings anymore. For me, I think it's about the thought na baka pwede pa, baka kaya pa. Kasi if you're really still in love with the person, hindi naman siguro papasok agad yung sa bago. 'Di ba? Which is tama rin naman. Alam mo yon, alam ng isip mo na sandali pa, baka pwede pa kami nito eh. Ang sakit lang no para naging panakipbutas itong si Martin at some point pero, alam, doon sa relationship pero, nila. Pero in fairness ako nakita ko na parang hindi naman Popoy. Parang genuine naman yung naramdaman ni ano ni Yasi para kaya Martin. It just so happened talaga na alam mo yon. Na buti nga naging honest siya kay Martin. Na inamin niya na Martin, wait lang, I'm confused. So baka pwedeng mag-break muna tayo kasi ayoko naman maging unfair sa iyo na lalabanan ko itong confusion ko without answering my questions, questions sa utak ko. Tapos kasama pa rin kita pero yun pala, iba yung iniisip ko. At least ako para sa akin, okay yun na sinabi niya, naging honest siya kay Martin, naghiwalay man sila, at least nahanap ni ano ni Yasi yung sagot dun sa mga katanungan niya. At eto naman ang gusto ko, Popoy. I mean, ewan ko for you ah, pero para sa akin, okay din na nung nag-break sila ni Elmer, nung na-confirm na niya, ah, hindi na nga to love, ano na lang to, care na lang to, pero hindi na love. Hindi siya yung parang tumalon ulit, pabalik kay Martin, na hahabulin niya ulit na, agad-agad. Okay, okay na ako, okay, hindi ko na love si ano, balikan na tayo, ganyan-ganyan. At least nagkaroon ng respeto ba na ang kapal naman ng mukha ko na pagkatapos kong liban, pagkatapos kong ano, tapusin yung business ko dito, bigla akong babalikan to. So alam mo yon, tingin ko muna kung actually, kausapin niya ulit ako, edi go. May mga nagtatanong nga eh. Sabi ni ano, ni Kyle, masasabing pagsubok lang sa relasyon nila yon. Kaso 2 years, parang antagal naman. Alam mo, mas gugustuhin ko na yung 2 years. Sa totoo lang, tama yun Kyle eh. Mas gugustuhin ko na ng 2 years na hindi mo na tayo nagkita. Kasi kumbaga sa sugat, healed na yan. Diba? Masakit pa rin, pero nasa isip mo na lang, pero hindi na masakit sa dibdib. Diba? Kasi kapag ka masyado namang maaga, katulad ng sinasabi ni Bea, pagkalipat kay Elmer, tinry nila, hindi nag-work, tapos balik na naman kay Martin. Sabihin nyo naman, ang bilis naman ate, ano ba talaga? Malilito naman kayo. Diba? Diba? So para sa akin, mas okay na yung 2 years. Plus, ang meeting nila noon ulit ni Martin Bea ay unplanned. Diba? Kumbaga, syempre naman, tatansyahin mo rin yung tao na kapanakit ka eh. Diba? Eh, by accident, nakita kayo, kinausap ka, okay naman siya. Hindi ko naman sa sinasabi, huwag tayo maging confrontational, ano? Parang ano lang, ang pangit lang na baka mag-away pa kasi kayo kung masyado na paaga yung pag-uusap nyo, nagkasumbatan pa, o pinlano, okay lang sa akin na ganyan. At okay saka ano eh, ako personally, ako nakaka-relate ako doon sa 2 years, akala nyo matagal lang yan. Pero kapag ka meron kayong masakit, may nasaktan kayo, may nasaktan kayong tao, mabilis lang yung 2 years na yan, lalo na kung healing kayo. I'm telling you guys, naranasan ko yung ganyan, yung nakipag-break, mabilis lang yung 2 years na yan. Lalo na kung ang dami pang nangyayari sa buhay mo, bukod dun sa problema sa love life mo. Sinabi naman kasi ni, ano, diba, ni Yasi, nagkasakit yung nanay. Alam mo yung life happened. Yung buhay kasi natin hindi naman tungkol lang sa love life, sa mga relasyon, 'di ba? Ang dami pa natin kailangang kaharapin sa personal nating buhay, sa career natin, 'di ba? So, ako honestly, tama. Okay sa atin, Popoy, yung 2 years na 'yon kasi naayos mo na lahat ng gusto and alam mo 'yon, clear na yung feelings mo and yung utak mo. Yeah. Hopefully naayos na ang lahat ng gusto. Of course, hindi percent. Pero
Ikaw, Bea, okay ka na ba dito sa relationship ni Yasi at ni Martin? Are you happy for the two of them? Ay, oo naman. Happy-happy naman ako dyan. I mean, who am I to say, or who am I to doubt, diba? Mm-hmm. Pagmamahalan nila whatsoever. I can only give positive thoughts and vibes and support sa kanilang relasyon nilang dalawa, diba? Mm-hmm. Pero para sa akin naman, ano, medyo sabihin na nating very uncharacteristic of Popoy, pero ito yan, Yasi, ano, total nakikinig ka naman ngayon. 'Di ba? Hindi ayokong kumontra lang ng walang basihan eh. Ayokong kumontra lang basta ng basta walang basihan. Pero kasi with the way things are going, 'di ba, between Yasi and Martin, okay 'yun. 'Di ba? Masaya ko para sa inyo, masaya ko na na-realize mo na Yasi na nandiyan si Martin. Para balikan ngayon, mas alam mo na yung halaga niya, nasubukan mo na makipagbalikan kay Elmer pero hindi nag-workout. Pero para sa akin lang, ano, para sa akin lang, ayoko nang ganun ka pa rin ka-close kay Elmer, kasi dito sa ikinwento mo sa amin, ang close mo pa rin kay Elmer. Bakit yun yung kailangan mong bantayan? 'Di ba? Kasi syempre, alam ko naman, huwag tayong maglagay na mali siya. Pwede mo namang gawing ninang yung ex mo. Ilang ex-girlfriend ni Popoy ang naging ninang ng mga anak ko. Pero yung para samahan pa, para maging close-close pa ulit kay Elmer or to the wife, sabihin na natin to the wife, when you're close to the wife, you're close to the husband also. 'Di ba? Parang ano lang 'yan. Parang huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na sabihin na hindi, wala na, naka-move on na kami sa, alam mo 'yun, ayaw mo na ng mga engkwentro na may iwang kayong dalawa, mapag-uusapan niyo ulit yung katulad ng dati. Of course, mayroong mga problema ang darating. Meron ng asawa si Elmer, kaibigan mo yung asawa niya. Well, good for you, pero I don't think yung ganyan kakalapit yung proximity mo sa mag-asawa. Just let them be. 'Di ba? Huwag ka na masyadong close. Diba, don't invest much of your time being close sa kanila para patunayan mo na hindi, friends lang talaga kami. Because iniiwasan natin dito is, alam mo yung Bea, alam mo naman na hindi ka na nagtanim pero baka may tumubo na naman something dyan. Diba, ang lupa nga, iwan mo lang na wala ka naman itinatanim, tinutubuan ng damo. Hindi kailangan yan. Eh baka meron na naman tumubo na something. Tiyan sa sinasabi mong bakante na yan, wala na yan, pero di ba kahit damo, sabihin natin walang silbi, pero delikado. Ayoko lang yung ano, no, yung closeness na meron si Elmer. Hindi sa pagiging malisyoso, it's just that hindi maganda para sa inyo ni Martin. Di ba? You invest more time with Martin, sa nanay mo, di ba, sa kanila ganyan. At kung sakali magkikita kayo, isama mo si Martin. 'Di ba? Wag yung ikaw lang tapos si Elmer tsaka yung asawa niya. Ay, tapos ano? Naman. Ano na naman? Ikaw lang tapos si Elmer na lang. Kanya, well, kasi best of friends. Tigilan niyo 'yan. Nakita niyo naman sa Facebook nung nakaraan yung ano, yung pinasal, 'di ba? Sinundan niyo rin 'yon, mga Marites kayo. Ano 'yun? Ex, ano yung tapos naging ano? Yung ano, yung may jowang BFF niya raw, yung ano, yung umeksena yung BFF sa kasalan nila. Ganyan. May ano? May itigil ang kasal moment? Walang itigil ang kasal. Siya yung ano, imbis na best man, ano bang tawag doon? Parang siya best yung naghati doon sa lalaki. Foreigner to, yung foreigner. Ay, hindi ko alam. Send mo sa akin yung link na yan. Parang hindi ko nakita yung napanood ano yan. Pero umingay yan nung nakaraan. BFF, BFF, tumigil kayo. Nung feeling ko naman mawawala na rin siya ng time dito kay Elmer at sa asawa niya eventually. Kasi nung close naman, nung naging close sila ni Elmer at saka nung Josawa, wala pa naman sa eksena si Martin, di ba? So, alam mo yon, parang carry lang siguro kay ano. Pero ngayong nagbalik na si Martin, I would like to believe and I would like to assume, Yasi, sana, eh nabawasan na nga, tama si Popoy, nabawasan na yung time mo dyan kay Elmer at dun sa Josawa niya. Pero feeling ko, pakichika nga sa amin, Yasi. Naku ha, nakakaloka Yasi kapag ka-close ka pa rin kay Elmer sa Josawa niya. Malay mo, nagdo-double date pa sila, Popoy.
Oh, you keep your distance na. You keep your distance na. Ayaw nating mabuhay ang mga nangamatay ng mga damdamin. Diba? Naku, pagka nagka-problema, maawa. Maghahanap ng shoulder to cry on. Tapos kapag ka may shoulder to cry on, hihingin na rin. Nangawit na ako sa shoulders mo. Pwede na sa legs na. Pwede na ba sa ganito na? Pwede ba ulit ito para makalimutan ko? Baka masubsob, mapasubo sa pagkakaibigan. Mm-hmm. Yung mga ganyang eksena, yeah. Drama. Oo. Yan. At Popoy, exactly. I-forward mo sa akin yung sinasabi mong chika na yan dahil na-curious tuloy ako. Nasa ano yan dati? Ano yung kasal-kasal na yan? Nagkaroon ng dramang ganyan. Na, pero, mga, na-KMGS pa nga yata. I mean, legit. Hanapin ko nga yan. Oh. Pero Yasi, alam namin, nandiyan ka sa comment section, nanonood ka. Thank you so much sa pagpapadala mo ng letters sa amin, sa pag-share mo. At sana, eh, okay na kayo ni Martin. Solid na. Wala nang kahit anong problema. Mm-hmm. At pakinggan mo yung mga chinika ni, ano, ni Popoy kanina dahil parang yun na lang kahuli-hulihang gusto na posible pang nandyan doon sa relasyon ninyo. At Popoy... Distansya. Distansya, amiga. Yan, babae ko. Correct. Mm-hmm. At bukod kaya, sipasalamatan din natin, Popoy, yung mga nagsipagana. Yan! Today's video. Ayan. Thank you so much, Cindy Basena bilang Yasi. At syempre, sa favorite nating rider na si Martin Dan Caputiones. Yan! Siguro, alam mo, Popoy, eto na pupusuan ko, si Mudrakel's Nanay Belen, Jamie Ruby tayo dyan. At syempre, ang poging si Elmer, Jagkama tayo dyan. At ako yung Diyosawa pala ni Elmer, ako po si Elsa. At ang nagsulat ng storya natin for today's video, maraming salamat kay Michael Elefante. Alam mo po, uy, Michael Elefante. Nating writer yan sa Dear MOR. Oh. Ang nagbabalik na yan. Thank you so much, Mikey. At syempre, ang nag-edit, Jaco Laco. Yan. Thank you so very much. At syempre, sa oras nga po nating 2:34, mga kapamilya, dito na po kami magpapasalamat, magpapaalala, pero ang paalaala kasama yung ating kwento for tomorrow. Ah, yes! Oo, may diba? Paririnig na namin sa inyo. Oh, gusto ulit namin ng patikim. Oh, tikman niyo ulit kami. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Pero thank you, ah. Kasi pinagbigyan mo yung mga kakulitan ko ngayong araw. Kung magalala, hindi ako palaging ganito kakulit. Hashtag Dear MOR, secret muna. Ah, so mga kapamilya, no, ang storya natin bukas, ang tatakbuhin ng kwento niyan ay secret muna. Bukas malalaman niyo po 'yan. Ayan, at syempre, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. And of course, gorgeous V, Bea po. Ayan, at ang lagi namin paalaala sa inyo is stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, MAGA family, please stay happy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.